Masakit ang ulo na inilagay ni Kaye ang banana cue at ang mga suman sa basket. Inay, aalis na po ako. Pakibantayan pong mabuti si Kenneth at Kevin. Magalang na pakiusap niya sa kanyang ina na 55 years old na. Sige anak, umalis ka na para maaga maubos ang paninda mong mga kakanin. Mag-ingat ka sa daan, baka kasi habulin ka na naman ng aso. Malamping na paalala sa kanya ni Nanay Sonia. Opo Nay, mag-iingat po ako. Sige po, aalis na ako. Araw-araw, tuwing hapon nagtitinda siya ng suman at banana cue sa bangketa para suportahan ng kanyang ina at ang kambal niyang anak. 10 taon siya noong namatay ang kanyang ama, nalunod dito sa dagat. Ang ama naman ng kanyang mga anak ay hindi nagbibigay sa kanya ng sustento dahil hindi nito alam na nagbunga ang kambal ng kanilang pagmamahalan. 27 years old na siya. Second year high school lang ang natapos niya. Kaya hindi siya makapag-apply ng trabaho sa malalaki at kilalang kumpanya. Ayaw naman niya na magtrabaho bilang tindera o katulong dahil mas malaking kinikita niya sa pagtitinda kaysa sa sahod ng isang kasambahay. Saka kapag nagtrabaho siya sa malayong lugar, walang magbabantay at mag-aasikaso sa kanyang ina at mga anak. Kaya naman mas pinili niya na magtinda ng iba't ibang klase ng kakanin kaysa mamasukan. Sumasakit ang ulo at tagaktak ang pawis na sumigaw siya ng malakas habang mabagal siya naglalakad sa gilid ng kalsada. Bili na po kayo ng banana cue at suman! Matamis po ito at masarap! Miss, pabili nga ng banana cue at suman! Malakas na tawag sa kanya ng mga tambay. Nakangiti na nilapitan niya ang mga kalalakihan dahil finally mayroon na siyang buena mano. Mga kuya, ilang banana cue at suman po ang bibilhin niyo? Nakangiti at magalang na tanong niya sa mga ito. Kahit pumipitik ang kanyang sentido na para bang sasabog yon anumang oras. Kaninang umaga pa niya nararamdaman na para siyang lalagnatin. Hindi lang niya yun pinapansin dahil masasayang ang kanyang mga paninda at hindi niya mababawi ang kanyang puhunan. Umulan man o umaraw ay nagtitinda siya ng kakanin dahil kapag nag-inarte siya, mamamatay sa gutom ang kanyang mga anak. Miss, magkano ba na nagyutsuman? Nakangirit na tanong sa kanya ng medyo may edad na lalaki. 10 pesos po ang banana cue, 6 pesos naman po ang balinsuso, 25 pesos naman po ang isang taling ibos. Magalang na sagot niya sa tanong nito. Ang mura naman nitong mga paninda mo, Miss Beautiful. Saka mukhang masarap, katulad mo. Papakyawin na namin itong paninda mo, Miss. Kung sasama ka sa amin pagkatapos namin kumain. Nakangisi na tanong sa kanya ng lalaki na medyo maangas ang mukha. Kaya naman nahila niya ang bilao sa kamay nito at mabilis siya tumakbo sa gitna ng kalsada kahit maraming dumaraan na sasakyan. Automatic na natapakan ni Keegan ang preno ng sasakyan nang biglang maglakad sa gitna ng kalsada ang babaeng may hawak ng bilao. Binusinahan niya ng malakas ang babae ngunit bigla itong hinimatay sa gitna ng kalsada. Kaya naman nagtatagi sa mga bagang na bumaba siya ng sasakyan para tulungan ang babae na tumayo. Marahas siya na pabuntong hininga at nagmamaktol na binuhat niya ang babae na walang malay sa gitna ng kalsada. Pagpasok niya sa loob ng kotse, nahagip ng kanyang mga mata ang mga lalaki na nagtatawanan sa gilid ng kalsada. Na para bang tuwang-tuwa pa ang mga ito na hinimatay ang babae. Ayaw niya mag-isip ng masama pero may masamang senaryo na pilit pumapasok sa loob ng kanyang utak. Oh, parang awan niyo na. Huwag kayong lumapit. Nagdidelirio na sigaw ni Kaye dahil sobrang taas ng lagnat nito. Miss, are you okay? At huwag ka matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Mahinang saad niya habang minamaniobra niya ang sasakyan papunta sa gilid ng kalsada. Kumunot ang makinis niyang noo nang hindi sumagot ang babae. Pero nanginginig ang buong katawan nito kaya naman marahan niyang sinalat ang noo nito. Punyemas naman oh. Nag-aalala na sigaw niya nang makumpirma niya na inaapoy ng lagnat ang babae. Mabilis na pinaharurot niya ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na hospital. Kinarga niya si Kaye palabas ng sasakyan at nagmamadali na isinakay niya ito sa stretcher na nakaabang na talaga sa entrance ng hospital. Sir, ano po nangyari kay ma'am? Ano pong pangalan niya? Magalang na tanong sa kanya ng doktora na nag-i-examine sa health condition ni Kaye.
Dok, sa totoo niyan, hindi ko siya kilala. Bigla na lang siyang hinamatay sa gitna ng kalsada, kaya dinalok siya rito sa hospital. Okay po, sir. Paki-fill upan po ang admission form at pakisagutan ng personal data sheet. Para alam po namin kung sinong ituturo, just in case na may kamag-anak na maghahanap kay ma'am. Remind din po kita, sir, na hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi nagigising si ma'am. Policy po kasi nitong hospital ang seguridad ng mga pasyente, lalo na po kung anong ng patient. Magalang na paliwanag ng doktor. Ayaw sana niyang sundin ang utos ng doktor, ngunit mapapasama siya kung hindi niya susundin ang policy ng hospital. Kaya naman matyaga niyang binantayan si Kaye kahit hindi niya ito kilala. Sir, naturo ka na po ng paracetamol si ma'am. Nakabita na rin siya ng dextrose. Pakihintay na lang po ang resulta ng lab test para malaman natin kung bakit inaapoy siya ng lagnat. Sige po, sir. Maiwan na kita. Salamat po, Dok. Tinanguan siya ng doktor bago ito lumabas ng emergency room. Hinila naman ng dalawang nurse ang stretcher papunta sa private room na kinuha niya. Maingat na inihiga nila sa kama si Kaye. Tulog pa rin ito at inaapoy pa rin ng lagnat. Sir, punasan mo po ng paulit-ulit ng basang bimpo si ma'am para bumaba ang lagnat niya. Nasa loob po ng kabinet ang bimpo at palangganita. Malumaning na utos sa kanya ng nurse bago ito lumabas ng hospital room. Inaantok na kinuha niya ang bimpo at palangganita sa loob ng kabinet. Kaninang umaga pa siya inaantok dahil buong magdamag na nag-overtime siya sa trabaho. Gustuhin man niya na matulog ngayon, hindi naman pwede dahil kailangan niyang alagaan at bantayang mabuti ang magandang babae na hinimatay sa tapat ng kotse niya. Naghihikab na pinunasan niya ang noo at pisngi ni Kaye. Naawa siya rito habang pinupunasan niya ng basang bimpo ang mukha at leeg nito. Dahil feeling niya, hinimatay ito sa matinding pagod at nervyos. Mama, Papa, tulungan po ninyo ako. May mga salbahe po lalaki na gusto akong halikan. Pabiling-biling ang ulo na ungol ni Kaye. Napapanaginipan nito ang nangyari kanina dahil inaapoy ito ng lagnat. Nagtagis ang kanyang mga ngipin at mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Matapos niyang marinig ang hinaing ng dalaga. Gusto niya itong yakapin para ito ay kumalma. Ngunit hindi niya magawa dahil baka lalo itong matakot. Kaya naman nakontento lang siya na pagmasdan ang maamo nitong mukha habang pinupunasan niya ng basang bimpo ang noo nito. Sa kabilang ibayo naman, ay nakadungaw sa bintana si Nanay Sonia habang kalong-kalong nito si Kenneth at Kevin, ang bibo at mabait na mga anak ni Kaye. Lola, natatanong mo po ba si Mama? Malambing na tanong dito ni Kevin. Apo, hindi ko natatanong ang mama mo. Siguro matumalang bintahan ng mga kakanin ngayon kaya hindi pa siya umuwi. Malumaning na sagot ni Nanay Sonia sa tanong nito. Sanay na si Nanay Sonia na minsan late nang umuwi si Kaye kapag matumalang bentahan ng mga kakanin. Kaya naman hindi ito nag-aalala na baka may masamang nangyari sa anak nito. Okay po Lola, maglalaro po muna kami ni Kenneth ng yoyo sa loob ng bahay. Tawagin mo na lang po kami kapag natanaw mo na po si Mama. Sige Apo, maglaro na kayo ni Kenneth. Huwag kayong mag-aaway ha, para hindi kayo kurutin sa singit. Malumaning na babala ni Nanay Sonia sa mga bata para hindi mag-away ang mga ito sa laruan. Sige po Lola, hindi kami mag-away ni Kevin, maglalaro lang po kami. Bibong-bibo na sagot ni Kenneth. Okay Apo, very good. Nakangiti na papuri rito ni Nanay Sonia. Nakadungaw pa rin ito sa bintana. Hinihintay nito ang pagdating ni Kaye galing sa pagtitinda ng suman at banana queue. Lahat ng tao na nagtatrabaho at naghahanap buhay malayo sa kanilang bahay ay may pamilya na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Kaya naman kung ikaw ay employer, ratuhin mo ng tama at maayos ang iyong mga employees dahil iginugugol nila sa iyong kumpanya ang mahaba nilang oras na dapat ay kasama nila ang kanilang buong pamilya. Nilalamig na iminulat niya ang talukop ng kanyang mga mata. Muli siyang pumikit ng masilaw siya sa liwanag ng ilaw. Hindi pa maliwanag sa kanya kung saan lugar siya naroroon ngayon. Ngunit sigurado siya na wala siya sa bahay ng kanyang magulang. Dahil sa puting kisame na kanyang nasilayan, nahihilo na pumikit siya ng mariin. Inalala niya ang mga nangyari kahapon sa gilid ng kalsada. Napaiyak siya nang maalala ang bastos na lalaki at ang pagkahulog ng mga paninda niyang kakanin sa gitna ng kalsada. Diyos ko, iligtas mo po ako. Huwag mo po akong pababayaan.
Malakas na dasal niya dahil buong akala niya ay nasa loob siya ng bahay ng mga lalaking bastos. Naalimpungatan si Keegan nang marinig niya ang malakas na pag-iyak ni Kaye. Kaya naman naghihikab na gumising ito. Nakita nito ang babae na pumapalahaw ng iyak habang ito'y nagdarasal. Miss, stop crying. You're safe now. Andito ka sa hospital. Hinimatay ka sa gitna ng kalsada kanina, saka sobrang taas ng lagdat mo. Nalilito at natatakot na idinilat niya ang kanyang mga mata. Matapos niyang marinig ang baritonong boses ng lalaki. Are you okay, miss? Mayos na bang pakiramdam mo? O masakit pa rin ang ulo mo? Inaantok na tanong nito sa kanya. Ha? Huh? Hindi niya alam kung anong isasagot sa lalaki. Miss, I'm asking you, kung okay ka na ba? Dahil buong araw na ako nakatanga rito sa hospital, binabantayan ka. Kaya pwede ba kausapin mo naman ako ng maayos? At huwag mo na akong titigan, na para bang isa akong gwapong modelo na lumabas sa magazine. Napreskuhan siya sa napaka-confident na attitude ng lalaki, pero hindi niya maitatanggi na totoong gwapo ito. At palagay niya, nagmula ito sa mayamang pamilya. Dahil mukhang mamahalin ang suot nitong tuxedo at relo. Mr. Sungit, pwede po ba magtanong? Yes, miss. You're already asking me some stupid question. Masungit na sagot nito, nakatikwas pa ang makapal nitong kilay. Gusto ko lang pong itanong kung anong oras na. Well, the time is 9:45 in the evening. Nabingi siya sa sagot ng lalaki at napasigaw siya ng malakas. Ano? Mag-aalas 10 na ng gabi? Diyos ko, hindi. Ang mga anak ko, sigurado nag-aalala na sila sa akin. Saka ang aking ina. Mister, tulungan mo akong tumayo. Uuwi na ako sa amin ngayon din. Dahil sigurado akong hindi makakatulog ang mga anak ko kapag hindi nila ako katabi sa kama. Shut up. Miss, hindi ka pwedeng umuwi. Saka pwede ba? Huwag mo akong utusan. Because I'm not your babysitter at lalo namang hindi kita kilala. Nakabusangot na bulyaw nito sa mukha niya. Mister, hindi kita inuutusan. Nakikiusap ako sa'yo na kung maaari labas mo na ako rito sa hospital. Dahil sigurado na umiiyak na ngayon ang mga anak ko at ang nanay ko. Dahil gabi na, hindi pa rin ako umuwi sa bahay. Lumuluha na paliwanag niya. Okay, fine. I will help you. But please, calm down and stop crying. Dahil nabibingi ako kapag naririnig ko ang pag-iyak mo. Nakatakip sa tigkabilang tenga na utos nito sa kanya na para bang malaking kasalanan ng pag-iyak. Okay, hindi na ako iiyak. But promise me, natutulungan mo ako makalabas dito sa hospital. Naninigurado na tanong niya sa binata. Yes, I will help you to pay your hospital bill and I will take you home safely. Nakacross finger na saad nito. Thank you so much, mister. Anyway, maaari ko bang malaman kung anong pangalan mo? Lakas loob na tanong niya rito. I'm Keegan Salvador, at your service, ma'am? Pabiro na sagot nito sa tanong niya. Natayuan siya ng laway at kumabog na mabilis ang kanyang puso nang makilala niya ang lalaki na nagligtas sa kanyang buhay. Ito lang naman si Keegan Salvador, ang anak ni Senyora Kate at Senyor Kieran na nagmamay-ari ng Hacienda Salvador. What's wrong, miss? Bakit nanlalaki ang singkit mong mga mata na para ba nakakita ka ng multo? Kunot noo na tanong nito sa kanya. Wala naman. Iniisip ko lang ang mga anak ko. Kung kumain na ba sila o kung ano bang ginagawa nila ngayon. Nakayuko na palusot niya rito. Okay, sige. Pagbutihan mo ang pag-iisip sa iyong mga anak. Ako naman ay pupunta sa nurse station. Tatanungin ko ang nurse kung pwede ka nang lumabas. Nakayuko na tinanguan niya si Keegan. Ayaw niyang tignan ang gwapo nitong mukha. Dahil hindi niya ito ka-level. Multibillionaire ito, samantalang siya ay nagtitinda lang ng mga kakanin sa bangketa. Alam niya na ang mga tao ay pantay-pantay lang sa mata ng Diyos. Walang mayaman at walang mahirap. Ngunit nakatira siya ngayon sa ibabaw ng lupa kung saan may taong mayaman at may taong mahirap na katulad niya. Napatingin siya sa pinto nang pumasok si Keegan kasama ang babaeng doktor. Magandang gabi, kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Tanong sa kanya ni doktora habang tinitignan nito kung normal ba ang pagtibok ng puso niya. Mais na po ang pakiramdam ko. Medyo nahihilo lang po ako ng konti.
Yes, nahihilo ka dahil ang baba ng hemoglobin mo. Lumabas sa CBC result mo kanina na anemic ka. Nakita rin sa lab test mo na ikaw ay stress at kulang sa tulog. Kaya nanghihina ang buo mong katawan. Fatigue at anemic ang dahilan kung bakit sobrang taas na lagnat mo. Mabuti na lang, nadala ka agad dito sa hospital ni Sir. Dahil kung ikaw ay hindi agad nabigyan ng paunang lunas, baka namatay ka na kanina. Kasi kaninang hapon, nasa critical condition ng vital signs mo. Ngayon naman, ay normal na ang tibok ng puso mo. Kailangan mo na lang magpahinga. Uminom ng vitamins, kumain ng masustansyang pagkain, at matulog ng sapat. Alam mo, nakakamatay po ang sobrang pagpupuyat. Advice ko po sa inyo, matulog ka na maaga para tumaas agad ang dugo mo. Napahagulgol siya ng iyak, patapos niyang marinig ang paliwanag ni Doktora. Dahil ngayon lang niya na-realize na maaari niyang ikamatay ang sobrang pagtitinda na halos wala siyang pahinga sa loob ng isang taon. Naaawa na niyakap siya ni Keegan at tinapik-tapik nito ang balikat niya. Tama na, sinisigurado ko sa'yo na magiging okay din ang lahat. Manalig ka lang sa taas, bibigyan ka niya ng malusog na pangangatawan at masaganang buhay. Mahinang bulong nito sa kanang tenga niya. Sana nga po gumaling na ako kaagad para po makauwi na ako sa amin. Dahil sigurado nag-aalan na ngayon sa akin si mama at mga anak ko. Pwede po bang pumunta ka sa bahay namin ngayon? Sabihin mo kay mama na andito ako sa hospital? Para naman po mapanhatag ang kalooban niya. Nagsusuma muna hiling niya rito. Sige, pupunta ako sa bahay mo pagkatapos mong kumain ng dinner, ha? Doktora, salamat po sa paggamot at pag-aalaga sa kalusugan ng kaibigan ko. Don't say thank you, Mr. Salvador. Dahil trabaho namin mga doktor na gamutin ang mga pasyente na may sakit. Sige, maiwan ko na muna kayo. Magra-round pa ako sa ibang pasyente. Okay po, Doc. See you tomorrow. Nakangiti na lumabas si Doktora ng kwarto. Now, Miss, tell me what is your name? At taga saan ka? At ano yung phone number ng mama mo para matawagan ko siya? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Keegan. Ako po si Kaye Rivero. Nakatira po ako sa squatter area, Halimuyaki Street. Ang pangalan po ng mama ko ay Sonia Rivero. Walang phone number si mama dahil wala siyang cellphone. Nahihiya na sagot niya sa tanong nito. Okay, what about your husband? Ano pangalan niya at bakit hindi kanya inaalagaan? Curious na tanong nito sa kanya. Ang totoo po niyan, hindi ko kilala kung sino ang asawa ko. Kaya pwede bang huwag mo na pong itanong? Malumanay na pambabara niya sa pagiging usesero nito. Okay, fine. I'm so sorry for asking you about your personal life. Curious lang kasi ako kung bakit nagkasakit ka. Kaya ako tinatanong kung nasaan at sino ang asawa mo. Medyo defensive na paliwanag nito. Okay lang naman po magtanong ka tungkol sa personal life ko. Huwag lang po tungkol sa asawa ko. Dahil hindi ko talaga alam kung nasaan lupalop ng mundo siya nakatira ngayon. Okay, naintindihan ko ang ibig mong sabihin. Anyway, kumain na tayo. Pakakainin na kita para manumbalik na ulit ang lakas mo. Casual na wika ni Keegan na para pang matagal na silang magkakilala. Huwag mo na po akong subuan, kaya ako naman kumain mag-isa. Namumula ang pisngi na pagtanggi niya sa offer nito. Don't say no, Kaye. Kasi alam mo, kahit tumanggi ka sa gusto ko, susubuan pa rin kita. Dahil ayoko lumala ang sakit mo. Kaya naman umayos ka ng upo para makakain na tayo. Namumula ang pisngi at di ko mambibig na sumandal siya sa headboard ng kama. Ayaw niya magsalita. Ah, open your mouth, Kaye. Casual na utos nito sa kanya. Nahihiya na nilunok niya ang pagkain na isinubo nito. Tell me, Kaye, masarap ba ang pagkain? O sumarap lang dahil sinusubuan kita? Nabilaukan siya dahil sa tanong ni Keegan. Bumara ang lomi sa kanyang lalamunan. Oh my God, Kaye, iluwa mong pansit. Natataranta na utos nito sa kanya habang tinatapik nito ang likod niya para tumalsik palabas sa bibig niya ang pansit. Keegan, abutan mo ko ng tubig. Nahihirapan na utos niya rito. Sandali, sandali. Nagmamadali na kinuha nito ang small bottle ng mineral water sa ibabaw ng mesa at inalalayan siya nitong uminom ng tubig. Thank God, nawala na ang bara ko sa lalamunan. Naka-sign of the cross na wika niya. Kaye, kailangan talaga napakainin kita araw-araw.
Dahil ang lalamunan mo ay may sakit na rin, tignan mo, nabilawukan ka. Napanganga siya sa sinabi ni Keegan dahil plano siya nitong subuan araw-araw. Ako na lang po ang kakain mag-isa kasi naiilang ako na lunukin ng pagkain na sinusubo mo sa akin. Hindi kasi ako sanin na sinusubuan. Okay, no problem, Kaye. Kumain ka na. Ako na maghahawak nitong mangkok para hindi matapon ng sabaw. Nahihiya na dinampo niya ang kutsara at mahinhin na sumubo ng lomi. Ingat na ingat siya sa pagkain dahil ayaw niyang mapahiya kay Keegan. Alam kasi niya na sosyal at pinong kumain ng mayayaman. Kaya naman ultimo paghigop ng sabaw ay hindi niya nilagyan ng tunog. Pagkatapos niyang kumain, pinainom siya ng tubig at gamot ni Keegan. Inugasan at iniligpit din nito ang pinagkainan niya. Kaye, alis muna ako sandali ha? Pupuntahan ko ang mama mo. Ipapaalam ko sa kanya na nandito ka sa hospital. Nakangiti na paalam sa kanya ni Keegan. Kaya naman naramdaman niya na ngumiti ang sariwa niyang tahong dahil sa kagwapuhan nito. Sige, salamat. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Nakayuko na bilin niya rito. Hindi niya ito kayang titigan sa mukha dahil makikita nito na kinikilig at nagpa-blush siya dahil sa kakisigan nitong taglay. Kalmado na pinakiramdaman ni Keegan ng buong paligid. Habang naglalakad siya, papasok sa kalooban ng squatter area. Tumigil siya sa harapan ng maliit na bahay na yari sa kahoy. Tao po! Tao po! Nanay Sonia! Napatigil sa pag-iyak si Nanay Sonia at ang kambal nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Keegan sa labas ng pinto. Dali-dali na binuksan ni Nanay Sonia ang pinto. Kahit na may luha pang umaagos sa humpak nitong pisngi. Ang kambal naman ay dumungaw sa pintuan. Nanlaki ang mga mata nito nang masilayan nito ang gwapo niyang mukha. Daddy? Lola, dumating na po si Daddy! Tuwang-tuwa na sigaw ng kambal. Pumapalakpak at tumatalon pa ang mga ito. Nalilito at nagtataka siya sa kinikilos ng kambal. Dahil tinatawag siya ng mga ito ng daddy. Eh samantalang wala naman siyang anak at lalo namang wala siyang asawa. Sigurado din siya na hindi siya nakipag one night stand sa babae na nagmula sa mahirap na pamilya. Nakikipag-date at nakikipaghalikan siya sa babae pero hindi siya babaero. Hindi rin siya kumakain ng chip na tilapia dahil class A na tilapia ang kinakain na tinutuhog niya. Kaya naman sigurado siya na hindi niya anak ang kambal. Daddy, pumasok ko na po rito sa loob ng bahay dahil malamok po rin sa labas. Saka magagalit po si mama kapag nalaman niya pong pinapabayaan ka namin. Nakangiti na paanyaya sa kanya ng kambal. Mga babies, hindi ako ang daddy niyo. Kaibigan lang ako ng mama niyo. Kanina ko lang talaga nakilala ang mama niyo. Kaya naman imposible na ako ang daddy niyo. Malumanay na paliwanag niya sa mga ito. Daddy, wag ka na po magsinungaling. Dahil sabi po ni mama, kapag may pumunta daw po dito sa bahay na lalaking nakasuot ng pang-office, siya raw po ang daddy namin. Kumakamot sa ulo na napabugo siya ng hangin. Mukhang magiging babysitter siya ng dalawang batang makulit. Pagkatapos niya mag-alaga ng baby damulag sa hospital. Iho, ikaw nga ba ang ama ng mga apo ko? Kaya ka na pa rito? Muntik na siyang himatayin sa tanong ni Nanay Sonia. Dahil pati ito ay nakikisali sa kalokohan ng mga bata. Nanay Sonia, kaibigan po ako ni Kaye. Naka-confine po siya sa hospital, kaya po hindi pa siya umuwi. Ano? Hospital? Oh, Diyos ko, iho, ano nangyari sa anak ko? Pakiusap, iho, dali muna ako sa hospital. Gusto ko makita ang anak ko. Gusto ko malaman kung nasa maayos na kalagayan pa siya ngayon. Humihikbi na pakiusap sa kanya ni Nanay Sonia. Sige ho, dadalhin po kita doon. Umalis na po tayo. Sandali lang iho, papatayin ko muna ang mga ilaw at isasarado ko tong pinto. Ang mabuti pa, akayin mo na si Kevin at Kenneth papunta sa labasan. Isasama natin sila dahil wala silang kasama rito sa bahay. Wala mag-aalaga sa kanila. Okay po nay, ako na pong bahala sa mga bata. Kinarga niya palabas ng bahay ang 6 years old na kambal. Medyo mabigat ang mga ito dahil mataba. Daddy, pwede ko po bang malaman ang pangalan mo? Malambing na tanong sa kanya ni Kevin habang nakayakap ito sa leeg niya. Little boy, my name is Keegan Salvador. Daddy, ang gwapo mo po at ang astig ng pangalan mo, katulad ng pangalan ko. Saka alam mo po, magkamukha tayo dahil pareho po tayo ng kulay ng mata at ang ilong natin ay parehong matangos.
Nakangiti na paliwanag ni Kevin habang pinipisil nito ang ilong niya. Baby boy, nagkataon lang na magkapareho ng kulay ang ating mga mata. Pero kahit may similarity tayo, hindi pa rin ako ang daddy niyo. Dahil hindi ko naman naging girlfriend ng mami niyo eh. Sumasakit ang sentido na paliwanag niya. Babies, mamaya na tayong mag-usap, okay? Dahil malapit nang himatayin ang utak ko. Kung patuloy niyong sasabihin sa akin na ako ang ama niyo, kinakapos na hininga na pakiusap niya sa kambal. Kanina pa siya nasosuffocate sa idea na mayroon siyang kambal na anak. Na hindi naman niya alam kung paano nabuo. Okay po daddy, hindi ka na po namin kukulitin para naman po matuwa ka sa amin ni Kenneth. Nagtatampo na sabi ni Kevin, hindi nito nagustuhan ang pagsusungit niya. Mga babies, pasensya na kayo sa kasungitan ko ha? Hindi kasi ako sanay na mag-alaga ng bata. Saka totoo naman na hindi tayo magkadugo. Malumanay na paliwanag niya sa kambal habang ipinapasok niya ang mga ito sa loob ng kotse. Iniupo niya ang kambal sa backseat at ikinabit niya ang seatbelt sa katawan ng mga ito. Mister, naisarado ko na ang pinto ng bahay. Pwede na tayong umalis. Umihingal na utos sa kanya ni Nanay Sonia na pagod ito sa pagtakbo. Lola, Keegan po ang pangalan ng daddy namin. Nakangiti na saad ni Kenneth. Proud na proud talaga ito na siya ang ama nito. Diyos ko, apo, katunog na katunog ng pangalan niyo ang pangalan ng daddy niyo. Siguro nga, itong si Mr. Keegan ang daddy niyo. Nanay Sonia, umupo na po kayo sa backseat para makaalis na tayo. Problemado na utos niya rito. Sumasakit na ang ulo niya tuwing tatawagin siyang daddy ng kambal. Dahan-dahan na pinatakbo niya ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Nang masigurado niyang nakaupo na sa backseat si Nanay Sonia. Nagtatalo ang puso't isip niya habang nagmamaneho siya ng kotse papunta sa hospital. Kung mananatili ba siya sa tabi ni Kaye o iiwanan na niya ito. Kapag naihatid na niya sa hospital ang ina nito at ang kambal nitong anak. Akay-akay niya ang kambal papunta sa hospital room na okupado ni Kaye. Si Nanay Sonia naman ay nakasunod sa likuran niya. Binitawan niya ang kamay ni Kenneth at marahan niyang pinihit pabukas ang doorknob. Lumulundag sa tuwa na pumasok sa kwarto ang kambal. Pagkabukas na pagkabukas niya ng pinto. Babies, huwag kayong tumakbo. Baka madapa kayo, madulas pa naman ang sahig. Malumanay na saway niya sa mga ito. Yes po daddy, hindi na po kami tatakbo. Dibo sagot sa kanya ni Kenneth. Ngayon lang niya nalaman na napaka-talkative pala nito. Dahil kanina, napakatahimik nito sa loob ng sasakyan. Hindi katulad ni Kevin na sobrang kulit at sobrang daldal. Nakakala mo ay isa itong bihasa sa news anchor sa television. Very good. Lalapitan na natin ng mama niyo. Huwag kayong maingay upang hindi siya magising. Inakay niya ang kambal palapit sa hospital bed. Mahimbing na natutulog si Kaye habang nakakunot ang noo nito na para bang may iniinda itong malalang sakit. Sinalat niya ang noo ni Kaye at pinakiramdaman niya kung normal ba ang pagtibok ng puso nito. Keegan, sobrang bilis ng tibok ng puso ko ngayon dahil nakadagal ang pisngi mo sa ibabaw ng dibdib ko. Nataranta na lumayo siya sa katawan ni Kaye nang bigla itong magsalita. Gising ka? Nanunuyo ang lalamunan na tanong niya rito. Oo, kanina pa ako gising. Pinakikinggan ko ang baritono mong boses saka malambing na boses ng aking mga anak. Nakapikit na sagot nito sa tanong niya. Okay, gising ka na pala. Pero bakit hindi mo idinidilat ang mga mata mo? Nagiinit ang mga pisngi na tanong niya. Keegan, hindi ko iminumulat ang mga mata ko dahil nasisilaw ako sa kagwapuhan mo at sa liwanag ng ilaw. Napanganga siya sa sagot ni Kaye at damang-daman niya na namumula na parang kamatis ang makinis niyang pisngi. Kaye, lalabas muna ako ha? Tatawagin ko si doktora. Para mapahupa niya ang lagnat mo, palagay ko kasi sobrang taas ng lagnat mo ngayon. Kaya ang lakas ng loob mo naligawan ako. Keegan, hindi kita nililigawan. Nagsasabi ako ng totoo na nakakasilaw ang kagwapuhan mong taglay. Saka pwede ba huminahon ka? Wala akong lagnat. Bumalik na sa normal ang paghinga ko at normal na rin ang vital signs ko. Pero itong puso ko, abnormal pa rin ang pagtibok. Dahil tuwing lumalapit ka sa tabi ko, kumakalabog. Nakahawak sa dibdib at pumapalantik ang mga daliri na sabi nito. Kaye, nagahalusunate ka lang na kumakabog na mabilis ang puso mo. Dahil sobrang taas ng lagnat mo kanina,
sa kapalagay ko, side effect niya ng mga iniinom mong gamot. Tumatahip ang dibdib na sabi niya. Damang-daman niya ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso dahil sa magandang tanawin na nakikita niya ngayon. Oo, Keegan, tama ka. Sobrang lakas ng epekto mo sa akin. Dahil kanina lang kita nakilala. Pero nabihag mo na agad itong puso ko na hindi marunong magmahal. Dahil noon... Hoy, Kaye, tumigil ka nga dyan sa pagiging makata mo? Dahil hindi bagay sa'yo, mukha kang dumalagang manok na hindi naliligo. Pasigaw na saway dito ni Nanay Sonya. Inay naman eh, panira ka ng moment. Nagpa-practice lang ako kung paano magiging makata. Dahil napanood ko kanina sa balita na pwede raw manalo ng 1 million ng isang taong dalubhasang manligaw at dalubhasang magbitaw ng mga sweet pickup lines. Nagihikab na pagreraklamo ni Kaye. Lalo itong gumaganda sa paningin niya. Mukha itong sanggol na bagong gising. Lumayo siya sa hospital bed dahil baka mapingot niya si Kaye. Kanina pa nito pinasasakit ang ulo niya at pinakakabog nito ng mabilis ang puso niya na kanina pa naiirita. Dahil buong akala talaga niya ay mahal na agad siya nito. Sus Mariosep, Kaye, 1 million ang iniisip mo. Imbis na isipin mo kung paano ka gagaling para makapagtinda ka na bukas ulit, saka kung sasali ka sa noon time show, imposible na manalo ka. Dahil unang-una, hindi ka marunong mag-English. Pangalawa, hindi ka marunong kumanta. At pangatlo, hindi ka marunong sumayaw. At hindi ka rin marunong tumula. Ang alam mo lang gawin ay sumigaw ng suman at banana cue. Umiiling na lintanya ni Nanay Sonya. Halatang halata na wala itong tiwala sa kakayahan ng anak nito. Mama naman eh, minamaliit mo ang kakayahan ko. Imbis na suportahan mo ako sa aking pangarap na gusto kong maging isang the best na makatang maliligaw. Nakapout na pangangatwiran ni Kaye. Mama, huwag ka na po malungkot at huwag ka na po magtampo kay Lola. Dahil sigurado naman po na mananalo ka sa TV kapag tinulungan ka po ni Daddy na mag-practice. Palagay ko po kasi Mama, magaling mambola si Daddy. Muntik na mahulog sa kama si Kaye nang marinig nito ang sinabi ni Kevin. Kagatlabi na nahihiya na tumingin ito sa mukha niya. Na parabang sinabi ng mga mata nito na I'm sorry Keegan, hindi ko sinasadya na magsinungaling sa mga anak ko na ama kanila. Kaye, gusto kong sabihin mo ngayon sa mga anak mo na hindi ako ang ama nila. Malamig pa sa yelo na bulong niya sa kaliwang tenga nito. Ayoko nga, saka ko nalang sasabihin sa mga bata na hindi ko ang biological father nila kapag magaling na ako. Kasi kung sasabihin ko sa kanila ngayon na hindi mo sila anak, sigurado naiiyak sila at malulungkot. Kapag nalungkot sila at umiyak, hindi ko sila maaalagaan. Dahil naka-confine ako, hindi ako makagalaw dahil may nakakabit na dextra sa kamay ko. Nanunubig ang mga mata na nagpapaawa na paliwanag nito. Okay, fine. Aalagaan at pakakainin ko ang mga anak mo hanggat hindi ka pa gumagaling. Pero kailangan mo sabihin sa kanila ang totoo pagkalabas na pagkalabas mo rito. Para naman bumalik na sa normal ang takbo ng buhay ko. Mariin na bulong niya sa tenga nito. Pumayag siya sa pakiusap ni Kaye dahil naaawa siya rito at ayaw niyang makita na nasasaktan at umiiyak ang kambal. Hindi niya alam kung bakit nag-aalala siya sa life status ng mga ito. Maraming salamat, Keegan. Tatanawin ko ito ng malaking utang na loob. Sana huwag kang magsawa na tulungan ako kahit hindi tayo personal na magkakilala. Nanunubig ang mga mata na pasasalamat sa kanya ni Kaye. Don't say thank you, Kaye. Dahil ang gusto ko na maging kabayaran sa tulong na ibinibigay ko sa'yo ay kabutihan at pagiging totoo sa iyong sarili. Para naman masabi mo na sa iyong mga anak na wala silang biological father. Dahil ang lalaki na nakabuntis sa'yo ay basta ka nalang iniwan. Pagkatapos niyang matikman ng mainit at masarap mong tilapia. Sinabunutan siya ng mariin ni Kaye nang marinig nito ang salitang tilapia. Kaya naman napangiwi na kinagat niya ang palad nito. Ow! Ikaw na nga itong nangaasar tapos ngayon ikaw pa may ganang mga gat? Mangiyak-ngiyak sa inis na bulyaw nito sa kanya. Mga baby, sinaaway ako ng mami natin, no? Nilalambing ko lang naman siya. Bigla niya ako sinigawan. Nagpapaawa na sumbong niya sa mga bata. Daddy, ganyan po talaga maglambing si mama, sumisigaw. Kaya po dapat masanay ka na sa kasungitan niya. So ibig sabihin kapag sumisigaw sa galit si Kaye, ang ibig niya sabihin ay, I love you? Tumatango-tango na tanong niya sa kambal. Opo, Daddy. Kapag po sumigaw si Mama, ibig niyang sabihin ay mahal kita. Kaya po huwag ka na magtampo. Kasi love na love ka po ni Mama. Saka, Daddy, palagay ko naiinis sa'yo si Mama dahil miss ka na niya. Malumanay na paliwanag sa kanya ni Kevin habang tinutulungan niya itong umupo sa hospital bed.
Kevin, anak, huwag mo nang bulahin ang daddy mo. Dahil baka isipin niya, napatay na patay ako sa kagwapuhan niya. Saka ang totoo talaga, anak, hindi ko namimiss ang daddy niyo. Pero namimiss niya at gustong gusto niya akong lambingin. Hindi lang niya magawa kasi may sakit ako ngayon eh. Nalaglag ang panga niya matapos niyang marinig ang kasinungalingan ni Kaye. Hindi siya makapaniwala na napakagaling nitong gumawa ng kwento. Nayayamot na pinitik niya ang labi nito at pasimple niyang piningot ang tenga nito. Mga anak, umuwi na tayo para kasi lalagnatin na naman ang mama niyo. Salubong ang kilay na sabi niya, hindi siya natutuwa sa pagsisinungaling ni Kaye sa mga bata. Keegan, mabuti pa nga, ihatid mo na sa bahay si mama at ang mga bata. Kasi baka mahawaan ko sila ng sakit kapag nagtagal pa sila rito sa hospital. Nakangiwi na pagsang-ayon ni Kaye sa sinabi niya. Hindi ito makangiti at makatawa dahil masakit ang labi nito. Napalakas yata ang pagtapik niya sa nguso nito. Kaye, anak, kapag umuwi ako ngayon sa bahay, wala na magbabantay at aalalay sa'yo rito sa hospital. Problemado na sabi ni Nanay Sonia. Problemado ito ngayon dahil walang magbabantay at mag-aalaga sa mga bata. Hindi rin naman ito pwedeng iwanan si Kaye dito sa hospital dahil nahihilo pa ito. Nanay Sonia, ikaw na po magbantay kay Kaye. Isasama ko naman po ang mga bata pa uwi sa bahay ko. Babantayan at aalagaan ko silang mabuti. Kalmado na saad niya. Ayaw sana niyang alagaan ng kambal dahil busy siya sa trabaho. Ngunit nakukonsensya naman siya kung patutulugin niya ang mga ito dito sa hospital at hindi niya iintindihin ang pangangailangan ng mga ito araw-araw. Hindi niya obligasyon na tumulong sa mga mahihirap. Ngunit bilang isang mabuting tao, obligasyon niya na ibahagi sa iba ang biyaya na natatanggap niya mula sa Panginoon. Kung ikaw ay isang mamamayan na may marangyang buhay, huwag ka magdalawang isip na tumulong sa mga tao na kapuspalad. Dahil ang simpleng tulong na ibibigay mo sa kanila ay malaking tulong na para mabawasan ang pinapasan nilang problema. Tandaan din natin na hindi obligasyon ng mayayaman na ipamigay sa mahihirap ang kanilang kayamanan. Dahil pinaghirapan at pinag-ipunan nila yon, kaya naman ugaliin natin na mag-ipon at magtipid. Para sa oras na kagipitan, meron tayong madudukot na salapi sa ating bulsa. Hindi na natin kailangan pang mangutang sa ibang tao. Iho, maraming salamat sa tulong na inaalok mo. Pero hindi ko maaaring ipagkatiwala sa iyong mga apo ko dahil ngayon lang kita nakita at hindi ko alam kung ano ba ang buo mong pangalan. Prangka, napahayag ni Nanay Sonia. Diskumpiyado ito na ipagkatiwala sa estranghero ang kambal dahil may mga tao na mahilig magbalat kayo. Mabait silang magsalita at pino silang kumilos. Pero ang totoo, sila'y mangluloko at masasama ang ugali. Huwag nating ugaliin na magtiwala sa tao na hindi pa natin lubusang kilala upang tayo'y hindi maloko at mapahamak. Palagi din natin tatandaan na magkakaiba ang ugali ng bawat tao. May tao na mabait, magalang, mapagbigay, mangluloko, manggagamit, plastic, at masama ang ugali. Kaya naman mag-ingat tayo sa pagpili ng kaibigan. Okay lang na kuunti ang kaibigan, ang importante, totoong kaibigan sila at hindi sila plastic. Hindi siya na-offend sa sinabi ni Nanay Sonia dahil naiintindihan niya ang saloobin nito. Nay, ako po si Keegan Salvador, isang simpleng binata na may mabuting kalooban. Iginagalang ko po ang iyong pasya na wala akong karapatan na alagaan ng kambal dahil ako po isa lamang estranghero na tumutulong sa mga tao na kapuspalad kahit walang kapalit. Napanganga si Nanay Sonia nang marinig nito ang pangalan niya. Dahil napagtanto nito na siya ang may-ari ng Kabataan Yakap Foundation. Pagkatapos niya magdebu, ay itinayo niya ang Kabataan Yakap Foundation katulong ang twin brother nitong si Kiro. Layunin ng foundation na kupkupin ang mga homeless children na pakalat-kalat sa kalsada. Layunin din ng foundation na kalingain at bigyan ng kabuhayan ang mga teenage parents na walang trabaho at tirahan. Mr. Salvador, hindi ko sinasadya na pag-isipan ka ng masama. Nagkataon lang na hindi ako basta-basta nagtitiwala sa estranghero. Dahil marami manluloko at masamang tao naglipa na ngayon sa buong paligid. Nakayoko na paghingi sa kanya ng paumanhin ni Nanay Sonia. Hindi nito kayang salubongin ang malamig niyang titig dahil nahihiya ito sa kanya. Nanay Sonia, hindi po importante sa akin kung iniisip mo na masamang tao ako. Dahil alam ko po sa aking sarili na mabuting tao ako at hindi ko ugali man lait ng kapwa. Sige, Nanay Sonia, uuwi na po ako. Dito na po kayo matulog sa hospital. Malaki naman po itong private room na kinuha ko.
Kasyang-kasya po kayo buong mag-anak dito. Tinapik niya ang balikat ni Nanay Sonia at nginitaan niya ang mga bata bago siya humakbang papunta sa pinto. Keegan, huwag kang lalabas ng pinto hanggat hindi ko sinasabi. Alam ko na wala akong karapatan na pigilan kang umalis. Dahil wala pang level ang pagkakaibigan natin dalawa. Pero may karapatan naman ako na makiusap sa'yo na kung maaari sana. Ay alagaan mo munang mabuti ang mga anak ko hanggat hindi pa ako gumagaling. Keegan, ikaw lang ang nag-iisang tao na kilala ko na may kakayahan tumulong sa aming mag-anak. Kaya naman sana huwag mong isnabin ang pakiusap ko nang punin mo muna kami. Nanunubig ang mga mata na sigaw ni Kaye, kaya naman napatigil siya sa paghakbang. Sumikip ang kanyang paghinga nang tuluyan ng tumulo ang masaganang luha ni Kaye. Hindi niya maintindihan kung bakit apektado siya sa pag-iyak nito. Kaye, tumahan ka na. Iuuwi ko na ang mga bata sa bahay para makatulog sila ng maayos. Humihigbi na tumango si Kaye. Pinunasan niya ang luha nito at hinawi niya pataas ang buhok na nakasabog sa namumula nitong pisngi. Nanay Sonia, aalis na po kami ng mga bata. Bukas po ng hapon kami babalik dito sa hospital para kumustahin si Kaye. Tanggapin mo po itong pera para po mayroon kayong panggastos dito. Nahihiya na tinanggap ni Nanay Sonia ang pera. Namumula ang mukha nito dahil sa hiya. Keegan, may pasok bukas si Kevin at Kenneth. Kailangan nilang pumasok sa school dahil may exam sila. Okay. Kaye, ihahatid ko sila sa school. Naalis na kami, matulog ka na. Kinumutan niya ito ng maayos at hinalikan niya ito sa noo para mabawasan ang stress na nararamdaman nito ngayon. Inakay niya palabas ng hospital room ang kambal nang masigurado niyang kumalma na si Kaye at hindi na ito umiiyak. Naalimpungatan siya nang tumunog ang alarm clock. Naghihikab na idinilat niya ang talukap ng kanyang mga mata. Napangiti siya nang masilayan niya ang gwapo mukha ni Kevin na nakadapa ito sa ibabaw ng dibdib niya. Si Kenneth naman ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Inayos niya ang higa ng kambal sa ibabaw ng malambot na kama. Pagkatapos, dahan-dahan siya lumabas ng kwarto upang hindi magising ang mga ito. Dumiretso siya sa kusina upang magluto ng masarap at masustansyang almusal. Kumakanta na sinimulan niyang lutuin ang pancake sa frying pan. Hindi pa siya tapos magluto ay pumulupot sa tigkabilang binti niya ang mga braso ni Kevin at Kenneth. Good morning po, Daddy! Ang sarap po ng tulog namin kagabi dahil kayakap ka po namin at sobrang lambot po ng kama. Tapos po naka-aircon pa. Nakangiti na saad ng kambal. Mga anak, masaya akong malaman na komportable kayo rito sa loob ng bahay ko. Sige na, pumunta na kayo sa dining table. Ihahanda ko na ang pagkain nyo. Malambing na utos niya sa mga ito. Tunay na anak ang turing niya sa kambal kahit hindi niya ito tunay na anak. Dahil ang tao na may totoong malasakit sa kapwa ay bukal sa kalooban niya ang pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Saka mga kabataan ay munting anghel ng lipunan. Kaya naman nararapat lang na sila'y alagaan at mahalin. Saludo siya sa mga magulang na nagsisika para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Kaya naman sana pagyamanin at pahalagahan ng mga kabataan ang ibinibigay ng mga magulang na pagmamahal, pag-aalaga at pera. Dahil dugo at pawis ang ipinupuhunan nila sa mga yon para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Ugaliin din ng mga kabataan na pakinggan at intindihin ang payo ng kanilang magulang dahil yon ay para sa maganda nilang kinabukasan. Tandaan din natin na ang ating kilos at pag-uugali ay sumasailalim sa pagkataon ng ating mga magulang. Dahil sila ang nagpalaki sa atin at sila ang kauna-unahan tao na nagturo sa atin ng wastong pag-uugali. Kaya naman sana, sa lahat ng oras ay piliin natin maging mabuting tao. Daddy, hindi mo pa po kami hinahalikan. Morning kiss po muna bago po kami kumain. Malambing na request sa kanya ng kambal. Okay, I will kiss you. Hinalikan niya si Kevin at Kenneth sa noo, pisngi at baba. Thank you po, Daddy. Ang sarap naman po ng halik nyo. Nakangiti na pambubola sa kanya ng kambal. Oo na, mabait at mapagmahal ako. Sige na, umupo na kayo. Maliksi na dumulog sa mesa ang kambal. Bagaan ng pakiramdam na sinaluhan niya ng pagkain ng almusal ang kambal. Habang umunguya siya ng pancake para siyang bumalik sa pagkabata. Nilalambing at pinapakain ng kanyang ina tuwing umaga.
Pagkatapos nilang kumain, pinaliguan niya ang kambal. Pinihisan niya ang mga ito ng school uniform. Daddy, ang bilis mo pong kumilos. Saka kanino po galing itong mga gamit namin at magagandang bag na nakapatong sa ibabaw ng mesa? Kumikislap sa tuwa ang mga mata na tanong sa kanya ni Kenneth. Natutuwa ito dahil kompleto na ang gamit nito sa school at lahat ng gamit nito ay mamahalin. Anak, kay Kiro galing lahat ng mga school supplies na nakikita mo ngayon. Tinawagan ko siya kagabi, nabilhan kayo ng uniform, sapatos at mga school supplies. Tinawagan ko na rin ang sekretary ko at si chairman na hindi ako makakapasok sa trabaho sa loob ng isang linggo dahil aalagaan ko kayong mag-iina. Nagdesisyon siya na mag-leave muna sa trabaho para matutukan niya ang pag-aalaga sa kambal habang hindi pa nakakalabas sa hospital si Kaye. Gusto din niya na mamonitor ng maayos ang kondisyon ng babae para makasigurado siya na wala na sa peligro ang buhay nito. Nag-aalala kasi siya na baka mauwi sa leukemia ang pagiging anemic ni Kaye. Kapag nangyari yon, kawawa ang mga bata. Mauulila ang mga ito sa murang edad. Kaya naman napagdesisyonan niya kagabi na lubos-lubusin na niya ang pagtulong sa mag-iina para masigurado niya na nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Daddy, ang bait po ng kaibigan niyo dahil binilhan niya po kami agad ng school supplies. E samantalang hindi naman niya po kami kilala. Emotional na saad ni Kenneth. Hindi ito makapaniwala na may taong handang tumulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Mga anak, si Kiro ay twin brother ko. Gwapo rin siya at mabait katulad natin. Talaga, Daddy? Yehey! Apat na tayong gwapo! Daddy, gusto po naming makilala si Tiyo Kiro para naman po mapasalamatan namin siya. Pumapalakpak na wika ng kambal. Okay, ipakikilala ko kayo kay Kiro sa susunod na araw. Pero ngayon, kailangan na natin pumunta sa school para hindi kayo maliit sa klase. Okay po, Daddy. Aalis na tayo. Pagkatapos niyang maihatid ang mga bata sa school, pumunta siya sa mall. Namili siya ng mga pagkain, prutas, toiletries, damit at undergarments ni Kaye. Keegan, kagabi ko pa napapansin na masyado mong inaalala ang kalusugan ni Kaye. Napapansin ko din na nagpapa-impress ka sa kanya. Hindi kaya attracted ka sa natural beauty niya? Kaya gusto mong mapalapit sa kanya? Nanunukso na tanong ng isip niya habang ipinapasok niya sa compartment ng kotse ang mga pinamili niyang grocery. No way. Never ako magkakagusto kay Kaye dahil wala sa isip ko ang mag-asawa ng single mother. Tinutulungan ko lang siya para hindi ako usigin ng konsensya kapag may masamang nangyari sa kanya. Tama. Tinutulungan ko lang si Kaye dahil ito ang tamang gawin. Pangumumbinsi niya sa kanyang sarili na kahit kailan ay hinding-hindi siya mai-inlove sa babaeng may anak na. Keegan, huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil baka kainin mo yung mga sinabi mo kapag na-inlove ka kay Kaye. Tandaan mo, mahiwaga at mapaglaro ang pag-ibig. Matalinghaga na bulong ng isip niya. Hindi niya pinansin ang payo ng kanyang isipan. Dahil para sa kanya, buo na ang desisyon niya na magiging magkaibigan lang sila ni Kaye habang buhay. Kalmado na pinatakbo niya ang sasakyan papunta sa hospital. May bisitahin niya ang babae na kanina pa laman ang kanyang puso't isipan. Kumatok muna siya sa pinto bago niya pinihit pabukas ang doorknob. Sinalubong siya ni Nanay Sonia. Kinuha nito sa kamay niya ang mga grocery bags at paper bags na dala niya. Nilapitan niya si Kaye na busy makipagkwentuhan kay Dr. Ravina. Good morning, Mr. Salvador. Mabuti naman at dumating ka na. Dahil gusto kong malaman mo na medyo magaling na si Kaye. Kailangan na lang niya magpahinga para manumbalik sa dati ang sigla ng kanyang katawan. Bukas, pwede na siya lumabas kapag hindi na siya nahilo at nilagnat mamayang gabi. Gusto ko din malaman mo, Keegan, na kailangan mong paliguan ngayon si Kaye para guminhawa ang pakiramdam niya. Alam naman nating lahat na malaking tulong sa ating kalusugan ang pagiging malinis sa katawan. May mga vitamins din ako na ibinigay kay Kaye. Ipainom mo sa kanya mamaya pagkatapos niyang kumain. Si Nanay Sonia sanang uutusan kong magpaligo kay Kaye dahil mag-ina sila. Kaya lang mahina na si Nanay Sonia at medyo malabo na ang mga mata niya. Nabingi siya sa sinabi ni Doktora at nagalboroto ang puso't isipan niya dahil wala siyang lakas ng loob na paliguan si Kaye. Madali lang magpaligo ng babae kung ito'y asawa mo, anak mong sanggol o kaya naman lola mo na hindi makatayo. Pero kung istranghero ang paliliguan mo,
maiilang ka talaga. Lalo na kung hindi caregiver ang trabaho mo. Okay po, Doc. Paliliguan ko po ng maayos si Kaye. Kalmado na sagot niya sa tanong nito. Kahit kumakabog ng mabilis ang maskulado niyang dibdib. Mabuti, Mr. Salvador. Sige, maiwan ko na kayo. Ginitian sila ni Doktora bago ito lumabas ng kwarto. Keegan, bakit pumayag ka sa utos ni Doktora na paliguan ako? Eh alam mo naman na hindi ako papayag. Dahil wala pa nakakakita at nakakahawak nitong kasaksihan ko. Nakasimangot na pagreklamo ni Kaye. Hinampas nito ng una ng balikat niya. Pwede ba, Kaye? Huwag kang umarte na para bang hindi ka pa nakakatikim at nakakahawak ng hotdog na kulay brown. Saka sigurado ako na natusok na ng barita yung tahong mo. Dahil dalawa na ang anak mo. Inarapan siya ni Kaye at naiinis na tinampal nito ang labi niya. Ha, basta. Hindi ako papayag na paliguan mo ko. Nakasimangot na pagtanggi nito. Okay, fine. Madali akong kausap. Ikaw naman ang babaho, hindi ako. Saka palagay ko, kaya hiniling sa akin ni Dr. Vina na paliguan ka. Dahil naaamoy niya na mabaho ka na. Oo na, maliligo na ako. Pero si Mama magpapaligo at magbibihis sa akin. Mangiyak-ngiyak sa inis na sigaw nito. Kaye, anak, hindi kita kayang paliguan. Lalo namang hindi kita kayang bihisan. Dahil may dextrose na nakakabit sa kanang kamay mo. Saka anak, masakit ang mga tuhod ko at malabo na ang mga mata ko. Ang mabuti pa anak, kumain na tayo para mamaya pagkatapos natin kumain, paliliguan ka na ni Keegan. Malumanay na paliwanag ni Nanay Sonia sa anak nitong paiyak na. Nakakainis, wala akong kakampi. Kung bakit baga naman dinapuan pa ako ng sakit, eh alam naman ng mga mikrobyo na ako'y mahirap lamang at walang ipon kahit piso. Umapadyak na pagrereklamo ni Kaye na akala mo'y wala itong sakit. Kaye, tama na ang drama. Ang mabuti pa kumain ka na, susubuan kita para mawala ang topak mo. Mabuti pa nga, Keegan, subuan mo ko ng pagmamahal mo para naman mabusog tong tiyan ko at puso ko. Napangiti siya sa sinabi ni Kaye at naramdaman niya na lumundag sa kilig ang puso niya. Hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit natutuwa at kinikilig siya sa mga simpleng biro nito. Uy, Keegan, huwag kang umiti. Dahil obvious na kinikilig ka sa mga pick-up lines ko. Nakabungis-ngis na puna nito sa pagngiti niya. Hindi ako kinikilig sa mga pick-up lines mo. Napangiti ako dahil naalala ko na may date nga pala kami ng fiancé ko bukas. Sinimangutan at dinilaan siya ni Kaye. Sinubuan naman niya ito ng mainit na sopas. Ah, Keegan, ang init. Napaso ako. Bakit hindi mo hinipan ng sopas? Galit na tanong nito sa kanya. Sorry, akala ko kasi malamig na. Nakangirit na sagot niya sa tanong nito at muli niya itong sinubuan ng sopas. Pagkatapos niyang pakainin si Kaye, pinainom niya ito ng gamot at binuhat niya ito papunta sa loob ng banyo. Pinaliguan niya si Kaye na may suot ng hospital gown. Hindi niya ito hinubaran dahil nirerespeto niya ang privacy nito. Pagkatapos niyang pinaliguan si Kaye, nakapikit ang mga mata na binalot niya ng tuwalya ang katawan nito. Upang hindi niya makita ang iniingatan nitong kayamanan. Keegan, dumilat ka na. Para hindi ka na mahirapan na bihisan ako. Malambing na utos nito sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at maingat niya itong binihisan. Keegan, maraming salamat sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin. Wala akong pera na ibabayad sa'yo, kaya pwede bang halik na lang? Promise, everyday kitang hahalikan sa pisngi para naman mabawasan ang utang ko sa'yo. Nakapout na wika ni Kaye at walang kaabog-abog na hinalikan niya ito sa pisngi at gilid ng labi. Namumula muka na dali-dali niyang binuhat si Kaye palabas ng banyo. Dahil kung magtatagal pa sila sa loob ng banyo, baka hindi na niya pakawalan ng maharot na labi nito. Nanay Sonia, tuyuin mo po ng tuwalya ang buhok ni Kaye. Pakisuklay na rin po ang mahaba niyang buhok. Kumakabog ang dibdib na utos niya sa matanda. Keegan, bakit inuutusan mo si Mama? Ayaw mo na ba akong alagaan? O baka naman kaya ayaw mo akong lapitan? Dahil hanggang ngayon, nararamdaman mo pa rin ang init at tamis ng aking halik. Tinakpan niya ang bibig ni Kaye nang banggitin nito ang salitang halik. Dahil nagtatayuan ang mga balahibo niya sa katawan at sumisikip ang kanyang paghinga. May nararamdaman siyang masarap sa damdamin na unti-unting nabubuhay sa manipis niyang puson. Kaye, hindi ko nalasahan ang halik mo. Kaya pwede ba nahalikan mo ako ulit? Para naman maramdaman at malasahan ko ang tamis at init ng pilya mong labi.
pakindat-kindat na utos niya sa babae upang hindi nito mapuna na nagbablash ang kanyang pisngi. Che, ayoko nga, malinaw ang usapan natin na isang halik lang kada araw. Naka-ismid na pagtanggi nito sa request niya. Okay, fine. Hindi kita pipilitin dahil sa totoo lang, hindi mo ako pwedeng halikan dahil magagalit ang fiancé ko. Narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga ni Kaye at kitang-kita niya ang pagbalatay na lungkot at pagkabigo sa maamo nitong muka. Okay, I'm sorry. Hindi na ulit kita hahalikan. Pasensya ka na. Nadala lang ako. Akala ko kasi matutuwa ka kapag hinalikan kita sa pisngi. Pumipiyok ang boses na wika nito. Napapikit siya ng mariin nang marinig niya ang pagkabasag ng boses ni Kaye at nang makita niya ang pagtulo ng luha nito. Kaye, huwag ka nang umiyak dahil sigurado naman ako na hindi magagalit ang fiancé ko. Mabuti naman kung ganon, saka pakisabi sa fiancé mo, I'm sorry. Pakisabi na rin sa kanya na kung pwede lang ipahiram ka niya sa akin kahit 1 month lang para naman maranasan ko kung paano magkaroon ng boyfriend na bilyonaryo. Natawa siya sa kaabnormalan at kakulitan ni Kaye dahil ito lang ang babaeng nakilala niya na handa manghiram ng bilyonaryong fiancé sa ibang babae para lang maranasan nito kung paano mamuhay ng marangya at masagana. Kaye, hindi mo na ako kailangan hiramin sa fiancé ko dahil andito na ako sa harapan mo. Handa ko natulungan ka na abutin ang iyong mga pangarap. Kung may papangako mo sa akin na pahahalagaan at pagyayamanin mo ang tulong na ibibigay ko sa iyo. Oo naman, Keegan, palalaguin ko ang tulong na ibibigay mo sa akin para naman magbago ang takbo ng buhay ko at para naman makita mo na pinahalagahan at sininup kong mabuti ang tulong at pagtitiwala na ibinigay mo sa akin. Maaliwala sa mukha na pangako nito sa kanya. Okay, pag-iisipan ko mamayang gabi kung anong tulong na ibibigay ko sa iyo at sa pamilya mo. Pero ngayon, kailangan ko ng tuyuin at suklayin ang buhok mo dahil basa na ang unan. Kinuha niya sa paper bag ang binili niyang tuwalya at suklay. Sinuklay at pinunasan niyang mabuti ang buhok ni Kaye. Salamat, Keegan, sa pagsuklay mo sa akin. Siguradong mamimiss ko ang moment na to kapag naghiwalay na tayong dalawa bukas. Kaye, pwede mo naman akong tawagan o puntahan sa bahay kapag ipapasuklay mo sa akin itong mahaba mong buhok. Mga kataga na kusa lumabas sa bibig niya na dapat ay hindi niya sinabi dahil baka umasa si Kaye na namimiss din niya ito. Talaga, Keegan? Pwede kitang puntahan sa bahay mo kapag namimiss kita? Tuwang-tuwa na tanong nito sa kanya. Hindi pwede. Nagbibiro lang ako. Naniwala ka naman agad. Saka alis na ako. Susunduin ko ang mga bata sa school. Seryosong saad niya at parang si Flash na tinalikuran niya si Kaye na nakasimangot. Isinampay niya ang tuwalya sa sandalan ng upuan at ibinalik niya ang suklay sa loob ng paper bag. Pagkatapos niyang ayusin ang mga gamit, straight body na lumabas siya ng kwarto. Iniwasan niya na mapatingin sa malungkot at nagtatampo na mukha ni Kaye dahil sigurado siya na mayayakap at mahahalikan niya ito kapag tinitigan niya ito sa mukha. Mga anak, kumusta ang exam niyo? Naka-perfect score ba kayo? Daddy, hindi po kami naka-perfect score, pero mataas po ang grades namin. Confident na sagot ni Kevin. Very good. Siguradong matutuwa si Kaye kapag nalaman niyang mataas ang nakuha niyong marka sa exam. Mga anak, kunin niyo na sa upuan ng inyong bag para makauwi na tayo. Malumanay na utos niya sa kambal. Okay po, Daddy. Maliksi na tumakbo ang kambal papunta sa loob ng classroom. Teacher Cabrera, goodbye po. Uuwi na po kami. Magalang na paalam ni Kevin at Kenneth sa kanilang advisor. Napangiti siya sa ginawa ng kambal dahil napakabait at napakagalang ng mga ito. Obvious na obvious na tinuruan ni Kaye ng wastong pag-uugali at pagrespeto sa kapwa ang kambal. Daddy, bakit ka po nakangiti? Curious na tanong sa kanya ni Kenneth. Nakangiti ako dahil ang mga anak ko ay gwapo at mababait. By the way, anong gusto niyong kainin ngayong lunchtime? Daddy, pwede po ba sa McDonald's? Kasi po matagal na namin gustong kumain doon. Kaya lang po, hindi natutupad dahil wala pong ekstrang pera si Mama. Malumanay na pakiusap sa kanya ni Kevin. Yeah, sure, sa McDonald's tayo kakain. Pero once a month lang dahil hindi maganda sa katawan ng mga junk foods. Yes po, Daddy. Inakay niya ang kambal papunta sa sasakyan. Excited na umupo ang mga ito sa shotgun seat. Magaan ang pakiramdam na nagmaneho siya papunta sa McDonald's.
Sarap na sarap sa pagkain ng fried chicken si Kevin at Kenneth. Daddy, salamat po sa masarap na food. Nakangiti na pasalamat sa kanya ng mga ito. You're always welcome, mga anak. Tapusin na ninyo ang pagkain para makauwi na tayo. Mamayang gabi naman, bibisitahin natin sa hospital ang mama nyo. Okay po, Daddy. Magalang na sagot sa kanya ng kambal at ipinagpatuloy ng mga ito ang maganang pagkain ng fried chicken at burger. Nakasimango na tinititigan ni Kaye ang nakasaradong pinto. Kaninang umaga pa siya naiinip dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik sa hospital si Keegan. Saka miss na niya ang kanyang mga anak. Kaye, baka naman si Keegan ang namimiss mo, hindi ang mga bata. Dahil kanino ko pa napapansin na paulit-ulit mong tinatawag ang pangalan niya. Nanunukso na bulong ng isip niya. Oo na. Aaminin ko na. Namimiss ko si Keegan. Kasi naman, ang bait niya, ang bango-bango niya, ang gwapo at sobrang hot niya. Makita ko pa nga lang na umaalog ang saging niya, umiikot na agad sa sarap itong pinagong ko na lagi nakanganga. Nagmamaktol na bulong niya, para siyang timang na kinakausap ang kanyang sarili. Diyos ko, Kaye, kung may kamay lang ako, kanino ko pa kinurot yung pinagong mo para tumigil na sa pagbuka? Naka-ismade na sigaw ng isip niya. Nakakala mo naman ay talagang mapipigilan nito ang pagbuka ng pinagong niyang matambok at masarap. Che, ingit ka lang sa pinagong ko dahil matitikman nito ang buhay na saging ni Keegan. Naka-ismade na pakikipagdalo niya sa kanyang isip. Siguro, ganito talaga sa loob ng hospital. Nakakapraning at nakakainip. Kasi naman, puro kisame at dingding na puti ang nakikita niya. Napatigil siya sa pag-i-emote nang bigla may kumatok sa pinto. Pasok. Kabebe at nakangiti na paanyaya niya sa bagong dating na panauhin. Kasi buong akala talaga niya ay si Keegan at ang mga bata ang dumating. Napalis ang matamis niyang ngiti nang pumasok sa loob ng kwarto si Dr. Vina at ang lalaking nurse. Magandang gabi, Kaye. Nakangiti na bati sa kanya ni Doktora. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Hindi ka na ba nilalagnat at nahihilo? Magaling na ako, Dok. Wala na po akong sakit. Matamlay na sagot niya sa tanong nito. Okay, very good. Tatanggalin na ni Nurse June ang dextrose mo para makakilos ka na ng maayos. Pakisabi na rin kay Mr. Salvador na bayaran na niya ang hospital bill mamaya para lalabas na lang kayo bukas ng umaga. Okay po, Dok. Sasabihin ko po kay... Napatigil siya sa pagsasalita na magkahawak kamay na pumasok sa loob ng hospital room si Keegan at ang kanyang mga anak. Napalunok siya ng laway, nangitian siya ni Keegan at nang maamoy niya ang masculine scent nito. Hi, how's your day? Malambing at makalaglag panty na bati nito sa kanya. Mama, kumusta ka na po? Magaling ka na po ba? Magkasabay din na tanong sa kanya ng kanyang mga anak. Keegan, please, pakiabutan mo naman ako ng tubig. Bigla akong nauuhaw eh. Kasi naman, ang dami niyong tanong. Kagat labi na utas niya sa binata, imbis na sagutin niya ang tanong nito. Inutusan niyang kumuha ng tubig si Keegan para mahawakan niya ang malapad at malambot nitong palad. Here's your water. Uminom ka na. Malambing na utos nito sa kanya. Keegan, pwede bang painumin mo ako ng tubig? Palagay ko kasi mabilis matatanggal ang uhaw ko kapag ikaw ang humawak nitong baso. Pinagtaasan lang siya ni Keegan ng kilay at kinausap nito ang nurse. Excuse me, nurse. Pwede bang pakitulungan mong uminom ng tubig itong pasyente mo? Hinarapan niya si Keegan at tinalikuran niya ito. Keegan, ibalik mo na yung tubig. Ayoko nang uminom. Nakasimangot at nagtatampo ng utos niya sa binata. Jesus! Ang bilis magtampo. Binibiro lang kita eh. Galit ka na agad. Oh, eto na. Uminom ka na ng labis parking cold water. Inuumang ni Keegan ang baso sa bibig niya. Dahan-dahan naman niyang ininom ang tubig para mabagal maubos. Mama, natanggal na po ba ang uhaw mo? Dahil pinainom ka na ni Daddy ng love water? Kinikilig na tanong sa kanya ni Kevin pagkatapos niyang uminom ng tubig. Yes anak, magaling na ako at napawi na ang uhaw ko dahil nakita ko na kayo at nakapaglambing na ako sa macho gwapito niyong Daddy. Aray! Napasigaw siya sa sakit nang biglang pisili ni Keegan ang reddish niyang labi. Keegan naman, kung gusto mo nang halik, magsabi ka lang maayos. Hindi yung pinipisil mo nang walang paalam tong virgin lips ko. Nakapout na saad niya. I don't need your kiss. Walang paalam na hinalikan niya si Keegan sa pisngi. Kaya naman napatigil ito sa pagsasalita.
Oh my God. Grabe pala kayo maglambingan ni Mr. Salvador, kaya ang bilis mong gumaling. Sana makatagpo din ako ng boyfriend na kasing sweet at kasing gwapo ni Keegan. Kinikilig na saan ni Dr. Vina. Doktora, marami ka pang makikilala na mabait at cute na lalaki. Pero wala ka nang makikita na lalaki na kasing bait at kasing bango ni Keegan. Dahil para sa akin, siya lang nag-iisa lalaki na mukhang hari ang tindig at porma. Napaubos si Keegan at nabilaukan nito ng laway nang marinig nito ang sinabi niya. Si Dr. Vina naman ay natawa sa kakulitan niya at kinikilig na lumabas ito ng kwarto dahil nasisilong na ito sa lambingan at harutan nila ni Keegan. Ma'am Kaye, pwede po bang mamaya na kayo maglambingan ni Mr. Salvador? Kasi po kailangan ko lang tanggalin ang dextrose mo sa kamay. Nahihiya na tanong sa kanya ni Nurse June. Oo naman, pwede mo nang tanggalin ang dextrose ko. Iniabot niya kay Nurse June ang malambot niyang kamay. Dahan-dahan lang ang pagbunot sa dextrose ha? Nang hindi masaktan si Kaye. Malumanay na paalala rito ni Keegan habang hinahaplos nito ang braso niya. Oh my God, ang Mr. Savior ko, nag-aalala sa akin. Sign na ba ito na love niya ako? Kinikilig na bulong niya. Kaye, may sinasabi ka ba? Bakit kumikabot-kabot ang labi mo? Kunot noon na tanong sa kanya ni Keegan. Nahalata yata nito na lumilipad ang utak niya sa North Pole. Keegan, kumikibot ang labi ko dahil nanghihingi ng halik. Halikan mo nga ako para tumigil na sa pagpalayaw itong labi ko. Tumigil ka nga kay sa kalandian mo? Nanonood sa atin ang mga bata, ang harot-harot mo. Medyo naiinis na bulong nito sa kanang tenga niya. Ma'am Kaye, tapos ko na pong tanggalin ang dextrose mo sa kamay. Sige po, aalis na ako. Magaling na paalam sa kanya ni Nurse June. Mama, ngayon pong wala ka ng dextrose sa kamay. Pwede po ba subuan mo na kami ni Daddy ng pagkain? Kasi po namimiss ko na ang pag-aalaga mo sa akin. Malambing na request sa kanya ni Kevin. Sure anak, susubuan kita at si Daddy. Maghuhugas lang ako ng kamay. Mga anak, gisingin na ninyo si Nanay Sonia. Sabihin nyo sa kanya nakakain na tayo. Malambing na utos ni Keegan sa mga bata. Okay po Daddy. Nang makalayo sa tabi nila ang kambal, pinagbalat agad siya ng sugpo ni Keegan. Keegan, sana palagi akong may sakit. Para hindi na matapos ang magical moment na to, kasi alam ko na simula bukas hindi na kita muling makikita pa at... Shh, stop talking Kaye. Dahil maririnig ka ng mga anak mo at wala sa plano ko nakalimutan ka. Dahil natutunan ko ng mahalin ng mga bata. Kaya naman naisip ko na mas mabuti na maging magkaibigan tayong dalawa habang buhay. Para naman masubaybayan ko ang paglaki ng kambal. Totoo ba to? Gusto mo kong maging best friend? Ayaw mo kong maging girlfriend? Sayang naman tong exotic beauty ko kung hindi mo ko matitikman. Pero okay na rin na maging magkaibigan tayo kasi may pag-asa pa na may love ka sa akin. Sumisigok na biro niya rito. Ay nako, ikaw talaga kay puro ka biro. Kumain ka na nga para maalis ang agaw dyan sa utak mo. Seryoso ako, Keegan. Crush kita. Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla siya nitong sinubuan ng hipon. Mama, sabi ko po subuan mo si Daddy. Pero bakit po ikaw ang sinusubuan niya? Namimilog ang mga mata na tanong sa kanya ni Kevin habang marahan itong umuupo sa bangko. Kevin, apo, huwag ka na magtaka kung bakit nagsusubuan ng pagkain ng Daddy at Mama mo. Nakita mo naman kanina pa sila naglalambingan para silang kambal na saging na ayaw maghiwalay. Umiiling na sabi ni Nanay Sonia. Umay na ito sa kaswitan nila ni Keegan. Mama, akala ko po ba tulog ka? Eh bakit mo po alam na naghaharutan kami ni Keegan? Kaye, hindi ako tulog. Nagtutulog-tulugan lang ako. Palihim kong pinapanood ang mga paglalambingan yun ni Keegan. Nakatikos ang kilay na pambabara sa kanya ni Nanay Sonia. Nanay Sonia, sa'yo po pala nagbana si Kaye. Emotera, dramatista, makulit at maparaan. Kapag may bagay siyang gustong makuha at malaman. Natawa silang lahat sa sinabi ni Keegan. Natumbok nito kung kanino niya naman ang ugali niyang kalog at masayahin. Daddy, pagkatapos po ba nating kumain, uuwi na tayo? Tanong ni Kenneth kay Keegan. No baby, hindi tayo uuwi. Dito na tayo matutulog sa hospital ngayong gabi. Dahil bukas ng umaga, kasama na natin sa pag-uwi si Mama. Uy, Keegan ha? Mama na rin ang tawag mo sa akin? Eh samantalang hindi naman kita anak, saka bet na bet ko ang idea na dito ko sa hospital matutulog. Kasi finally, after 2 days makakatabi na rin kita sa kama.
Malambing na saad niya habang kinikilig ang matambok niyang pinagong. Kay, subukan mo. Subukan mong tumabi kay Keegan. Sisiguraduhin ko sa'yo. Nabubunutin ko lahat ng balahibong pusa mo na nakadikit dyan sa pinagong mong kumekerengking. Sa lubong ang kilay, nababala sa kanya ni Nanay Sonia. Kaya naman dali-dali siya lumayo sa tabi ni Keegan. Sabi ko nga mama eh, tayong dalawa magkatabi sa pagtulog. Dahil katabi ni Keegan ng mga bata. Nakayoko, napaliwanag niya sa kanyang ina. Hindi niya ito kayang titigan sa mukha. Dahil baka nga bunutin nito lahat ang kaliskis ng tilapia niya. Masakit pa naman yon kapag chani ang ginamit sa pagbunot. Nabayaran na ni Keegan ang hospital bill. Nabili na rin niya ang mga vitamins at gamot na inireseta ni Dr. Ravina. Pagkarating nila sa parking lot, ipinagbukas niya ng car door ang mag-iina. Sa passenger seat umupo si Nanay Sonia, Kevin at Kenneth. Katabi naman niya sa driver seat si Kaye. Binuhay niya ang makina ng sasakyan. Pagkatapos, pinatakbo niya yon nang may katamtamang bilis sa Maharlika Highway. Pagkarating nila sa bahay, nagtaka si Keegan kung bakit nakabukas ang main door ng bahay niya. Kaya naman ipinarada niya sa labas ng gate ang sasakyan. Kaye, bantayan mong mabuti ang mga bata. Huwag kayong bababa ng sasakyan hanggat hindi ko sinasabi. Titignan ko lang kung sinong atribido na pumasok sa loob ng bahay ko. Tiimbagang nabili niya rito bago siya pasimpleng bumaba ng sasakyan. Sisilip na sana siya sa grills ng gate, kaya lang bigla yung bumukas. Lumabas ang mami niya na nakatikwas ang kilay. Keegan, bakit nakatayo ka rito sa labas ng bahay mo? Ipasok mo na yung sasakyan mo sa loob ng garahe para makapag-usap na tayo ng maayos. Mautiridad na utos nito sa kanya. Mami, ano pong ginagawa mo dito sa bahay ko? Kinakabahan na tanong niya, kumakabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Dahil baka mahalata ng mami niya na nasa loob ng sasakyan si Kaye at ang kambal. Ano bang klaseng tanong yan, anak? Natural, andito ako para kumustahin ka. Saka pwede ba? Ipasok mo na dito sa loob ng garahe ang sasakyan mo. Dahil gustong gusto ko nang makita ang mga apo ko at ang daughter-in-law ko. Alam mo ba, anak? Kahapon pa bukang bibig ng mga chismosa na mayroon ka na daw na anak na kambal. Kaya naman alas 6 pa lang ng umaga, pumunta na ako dito sa bahay mo. Nabingi siya sa sinabi ng mami niya dahil sobrang bilis kumalat ng balita. Sige mami, ipapasok ko na sa loob ng garahe ang sasakyan. Pumasok ko na po sa loob ng bahay. Dito lang ako sa garahe, anak, para makita ko agad ang mga apo ko pagbaba nila ng sasakyan. Okay mami. Umiiling na pagsang-ayon niya sa desisyon nito. Mabait at mapagmahal ang mami niya. Pero madaldal ito at matapang kapag galit. Kaya naman hindi niya kinokontra ang mga utos nito. Dahil ayaw niyang sermonan siya nito buong magdamag. Dahan-dahan na binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Sinalubong agad siya ni Kaye na nagtatanong na tingin. Mga anak, nasa loob ng bahay ang mami ko. Kaya naman dapat behave kayo at magalang kayong magsalita. Ikaw naman Kaye, dapat sweet ka sa akin. Ipakita mo kay mami na love mo akong talaga. No problem, honey bunch. Napakadali lang ng pinapagawa mo. Gustong gusto kong lambingin at harutin ka. Kaya naman easy-easy na lang para sa akin ang pakiligin yung puso mo. Medyo maangas na sagot ni Kaye. Jesus, umiral na naman yung kakulitan mo. Sige nga, subukan natin kung paano mo pakiligin tong pihikan kong puso. Hindi sumagot si Kaye. Hininditan siya nito at bigla siya nitong hinalikan sa labi. Kaya naman napanganga siya sa sobrang pagkabigla. Titikom mo tong bibig mo dahil makapasukan ng langaw. Saka ipasok mo na tong kotse sa garahe dahil kanina pa kumakaway sa atin ng mami mo. Okay. Pinagpapawisan na ipinasok niya ang kotse sa garahe. Excited na lumabas ng sasakyan si Kenneth at Kevin. Lumapit ang mga ito sa mami niya at nagmano. Oh Diyos ko, ang gwapo ng mga apo ko. Kamukhang kamukha mo sila, Keegan. Tuwang-tuwa na wika ng mami niya habang busy ito kakapisil sa pisngi ni Kevin at Kenneth. Mami, huwag mo po masyadong pisilin ang pisngi ng mga anak ko dahil baka mamaga. Magalang na saway niya rito habang magkahawak kamay na sumandal sila ni Kaye sa katawan ng sasakyan. Si Nanay Sonia naman ay nakaupo pa rin sa backseat. Mami, ipinagkikilala ko po sa inyo si Kaye Rivero, ang ina ng aking mga anak. Si Nanay Sonia naman po, ang mama niya. Si Kevin at Kenneth naman po ang aking mga anak. Confident na ipinagkilala niya sa mami niya ang mag-iina. Upang hindi ito maghinala sa tunay na relasyon nila ni Kaye. Kaye, iha, nagagalak akong makilala ka.
Sa'yo rin po, Nani Sonia. Natutuwa ako na makilala kayong lahat. Mga apo, pumasok na kayo sa loob ng bahay dahil maalikabok dito sa labas. Okay po, Lola. Maliksi na tumakbo ang kambal papasok sa loob ng bahay. Anyway, Keegan, kailan kayo ikinasal ni Kaye? Saka, bakit hindi niyo sinabi sa amin ng papa mo na may asawa't anak ka na? Nagtatampo na tanong ng mami niya. Mami, may anak nga po kami ni Kaye pero hindi pa po kami kasal. Saka, hindi pa po namin napag-uusapan ng tungkol sa kasal. Dahil after 7 years na nagkahiwalay kami dalawa, ay ngayon lang kami ulit nagkita. Kinakabahan na pagsisinungaling niya rito. Ano? So ibig mo sabihin, anak, pagkatapos mong tukoyin ng tilapia ni Kaye, iniwan mo na siya? Oh, Diyos ko, kung bata ka, napakapasaway mo talaga. Hala, pumasok na kayo ni Kaye sa loob ng bahay. Maligo kayo at magbihis ng formal. Dahil ipapakasal ko kayo ngayon kay Mayor. Para naman mag-illegal na ang pagsasama ninyong dalawa. Pareho silang napanganga sa idea na ikakasal sila ngayong araw. Dahil hindi nila akalain na sa kasalan matatapos ang pagpapanggap nila bilang mag-asawa. Mami, hindi pa po kami ni Kaye handang magpakasal. Saka masaya naman po kami bilang mag-live-in partner. Mariin na pagtanggi niya sa utos nito. Dahil hindi pa siya handang mag-asawa at lalo namang ayaw niyang mawala ang kalayaan niya bilang isang binata. Anak, bakit ayaw mong pakasalan si Kaye? Mami, ayaw ko lang siyang pakasalan dahil hindi pa ako handa. Keegan, hindi ka pa handa magpakasal? Pero gumawa ka na agad ng bata? Maling-mali ang ginawa mo, anak. Dahil ang tunay na lalaki ay nihaharap muna niya sa altar ang babae na kanya minamahal bago niya patungan. Kalmado na paliwanag ng papa niya habang naglalakad dito palapit sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya napansin ang paglabas nito sa main door ng bahay dahil busy siya magpaliwanag sa mami niya na ayaw niyang pakasalan si Kaye. Pa, pwede po ba nahayaan mo kami ni Kaye? Naayusin ang pagsasama namin dalawa? Mahinang pakiusap niya rito. Yes, anak, hahayaan ka namin. Pero sa isang kondisyon, kailangan magpakasal kayo ngayon ni Kaye sa West. At kapag lumiwanag na ang daloy ng inyong utak, pwede na kayong magpakasal sa simbahan. Final na desisyon ng papa niya. Hindi niya pwedeng suwayin ang utos nito dahil siguradong itatakwil siya nito bilang isang tunay na anak. Number one rules ng kanyang mga magulang na huwag mag-aagrabyado ng babae. Okay po pa, pupunta po kami ni Kaye sa munisipyo mamaya pagkatapos naming maligo. Malungkot na pagsang-ayon niya sa utos nito. Very good, anak. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Mauna na kayo sa loob pa. Susunod na lang po kami ni Kaye. Okay, sige. Magkahawak kamay na pumasok sa loob ng bahay ang kanyang mga magulang. Keegan, I'm so sorry. Hindi ko gusto na ilagay ka sa gantong sitwasyon. Nagpipigil na luha na bulong ni Kaye sa kaliwang tenga niya. Mamaya na tayo mag-usap. Pag-aalis ni Mami at Papa. Malamig na tugon niya sa kadramahan nito. Namumula mukha na inakay ni Kaye si Nani Sonia papasok sa loob ng bahay. Binuhat naman niya ang bag at nagpationa na siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi na niya hinintay si Kaye kasi medyo masama ang loob niya rito. Pinirmahan ni Kaye na maayos ang marriage contract kahit nanginginig ang mga daliri niya sa kamay. Papa, Mami, uuwi na po kami ni Kaye at ang mga bata. Hindi po kasi pwede magpagod si Kaye dahil kalalabas lang niya sa hospital kaninang umaga. Paalam ni Keegan sa kanyang mga magulang. Sige anak, umuwi na kayo mag-asawa. Huwag na ninyong isama sa pag-uwi si Kenneth at Kevin dahil isasama namin sila sa hasyenda. Kaye, payag ka ba na isama ko sa hasyenda ang aking mga apo? Malumanay na tanong sa kanya ni Kaye, ang beautiful mother ni Keegan. Nagtatalo ang puso't isipan niya kung papayagan ba niya na magbakasyon sa Hacienda Salvador ang kanyang mga anak. Dahil baka tanungin ang mga ito ng mami ni Keegan tungkol sa kanyang nakaraan. Sigurado siya na magugulo ang tahimik niyang buhay. Kapag nalaman ng mga anak niya at mami ni Keegan ang sikreto na matagal na niyang itinatago. Sige po, senyora. Ayag po ako na isama niyo po sa hasyenda ang mga bata. Kinakabahan at nagdadalawang isip na pagsang-ayon niya sa kahilingan nito. Kaye, simula ngayon, mama na ang itawag mo sa akin. Dahil asawa ka na ng anak ko, gusto ko ding ipaalam sa inyo mag-asawa na sa darating na linggo, kailangan niyong pumunta sa hasyenda dahil magkakaroon tayo ng simpleng salo-salo sa mansyon. Ipagdiriwang natin ang araw ng inyong kasal. Late man ang handa,
ang importante ay masaya nating ipinagdiriwang ang kasal ninyong mag-asawa. Malumanay na paliwanag ng mami ni Keegan. Salamat po mama, sa pag-imbita. Salamat din po sa mainit na pagtanggap mo po sa akin. Magalang at nauutal na sabi niya. Nauumid ang kanyang dila tuwing babanggitin niya ang salitang mama. Nahihiya kasi siya sa mama ni Keegan. Dahil kahit sa ang angulo tignan, napaka-elegante nitong kumilos at pomorma. Ultimo bracelet at pang-ipit nito sa buhok ay ginto. Kaye, don't say thank you all the time. Dahil deserve mo ang respetuhin at tratuhin ng tama. Saka obligasyon ko bilang mother-in-law na mahalin ka at igalang. Dahil mahal mo ang anak ko at ikaw ang mag-aalaga at makakasama niya hanggang sa kanyang pagtanda. Natouch siya sa sinabi ng mami ni Keegan. Dahil napakabait at napaka-down to earth nito, kahit ito isang heredera. Okay po ma, tatandaan ko po ang mga payo mo. Kayo naman mga anak, mag-behave kayo ha? Huwag niyong pasasakitin ang ulo ni Lola at sundin niyo ang mga pangaral niya. Nakangiti na bilin niya sa mga anak niya. Yes po mama, promise po, magpapakabait po kami sa piling ni Lola. Nakahawak sa dibdib na pangako ng kambal. Very good. Pakis muna kami ni Daddy bago kami umalis. Hinalikan niya ang kambal sa tigkabilang pisngi. I love you mama, Daddy. Buong pagmamahal na sabi ni Keegan at Kenneth. I love you too much babies. Aalis na kami. Kumakaway na lumabas sila ng mayor's office. Magka-holding hands na pumunta sila ni Keegan sa parking lot. Sa kaliwang kamay naman ay kahawak kamay niya si Nanay Sonia. Binuksan ni Keegan ang pinto ng sasakyan. Manirisim na nito na ipagbukas siya ng pinto at alalayan siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Kaye, anong iniisip mo? Bakit nakatitig ka sa mukha ko? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin makapaniwala na kasal na tayong dalawa? Pukaw ni Keegan sa pananahimik niya. Keegan, nakatitig ako sa mukha mo. Dahil iniisip ko kung ano magiging reaction mo mamaya kapag kinain mo na itong tilapia ko. Nakakaakit na sagot niya sa tanong nito. Napaka-hyper mo talaga, Mrs. Kaye Rubero Salvador. Hindi na tuloy ako makapaghintay na makain at matuhog ang pinkish mong tilapia. Naka-smirk na pangaakit din ito sa kanya. Pero biro, Keegan, seryoso ka ba na mag-honeymoon tayo mamayang gabi? Seryosong tanong niya sa kanyang asawa na ini-start ang makina ng sasakyan. Pwedeng oo, pwede rin namang hindi. Dahil ikaw ang magdidesisyon kung ipapakain mo ba sa akin yung tilapia mo o hindi. Pagdating nila sa loob ng bahay, naupo si Nanay Sonia sa malambot na sofa. Binuhay naman ni Keegan ng TV. Siya naman ay pumunta sa kusina para magluto ng lunch. Namamangha na pinagmasdan niya ang komedor dahil ngayon lang siya nakakita at nakahawak ng mga mamahaling gamit sa bahay. Nilapitan niya ang mamahaling stove. Hinaplos niya ito ng marahan. Hinanap niya kung saan ang buhayan at patayan ng stove. Ngunit hindi niya makita kaya tinawagan niya si Keegan. Keegan, punta ka muna dito saglit. Turuan mo ako kung paano gamitin itong social mong stove. Stop screaming. Kanina pa kita pinagmamasdan pero hindi mo nakikita dahil nakanganga ka sa mga kitchen appliances dito sa kusina. Malamyos na sawi sa kanya ni Keegan kaya naman tumibok ng mabilis ang puso niya. Kanina mo pa pala ako pinagmamasdan pero bakit hindi ka nagsasalita? Nakatalikod na tanong niya sa kanyang asawa. Hindi niya ito kayang harapin dahil baka maramdaman nito ang pagmamahal na unti-unti nang umuusbong sa marupok niyang puso. Napasinghap siya nang biglang hapitin ni Keegan ang bewang niya. Dahan-dahan na sumubsob ito sa makinis niyang balat. Keegan, lalandiin mo ba ako? O tuturuan mo akong gamitin ang mga dekuryenteng appliances dito? Kinakapos na hininga na tanong niya sa maharot niyang asawa. Pareho. Lalandiin kita habang tinuturuan kita kung paano gamitin ang mga to. Malambing na bulong nito sa tenga niya. Kaya naman nagtayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan at naitulak niya ito ng mahina. Keegan, mas maganda siguro kung ikaw muna magluluto. Panonoorin na lang kita para malaman ko kung paano gamitin ang stove. Pautal-utal na pakiusap niya rito. Yeah, sure. Tuturuan kita sa lahat. Magka-holding hands na nagprito ng spam at bacon.
Pagkatapos nila magprito, tinuruan siya ni Keegan kung paano gumawa ng social na sandwich. Pagkatapos nilang gumawa ng sandwich, ay dinala nila ito sa living room. Mama, kumain ka na po. Pukaw niya kay Nanay Sonia na inaantok sa panonood ng TV. Mabuti naman anak, tapos na kayo magluto. Kala ko kasi, bukas pa kayo matatapos. Dahil wala kayong ibang ginawa kung hindi maglambingan. Natawa si Keegan sa sinabi ni Nanay Sonia. Dahil napaka-observant nito kahit palagi itong inaantok. Kain na po tayo, Nay, para makapaglambingan na ulit kami ni Kay. Nakangiti na biro ni Keegan kay Nanay Sonia bago ito kumagat ng sandwich. Pagkatapos nilang kumain, iniligpit niya ang kanilang mga pinagkainan. Hinugasan niya ang mga plato at nilinisan niya ang buong kusina. Pagkatapos niya maglinis, inalalayan niya si Nanay Sonia na pumasok sa guest room. Tinulungan niya ito maghilamos at magpalit ng damit. Medyo malabo na ang mga mata ng kanyang ina. Kaya namang kailangan niya itong bantayan at alagaan araw-araw upang hindi ito matalisod at madapa. Ma, matulog ka na po. Pupunta na po ako sa kwarto namin ni Keegan. Tawagin mo po ako kapag may kailangan ka. Malambing na paalam niya sa kanyang ina. Sige anak, pumunta ka na sa kwarto niyo. Good luck sa honeymoon niyo ni Keegan. Sana sa susunod na buwan, meron na akong apo na babae. Pilyang sabi ni Nanay Sonia. Gustong gusto talaga nitong magkaroon ng apong babae. Ikaw talaga mama, napakapilya mo. Hindi ko nga po alam kung maghahanimun kami ni Keegan eh. Kasi palagay ko, hindi pa siya handa na gumawa ng bata. Saka palagay ko, hindi kami magkatabi sa pagtulog dahil hindi naman kami nagmamahalan. Malungkot na paliwanag niya sa kanyang ina. Kay, buksan mo mabuti ang mga mata mo at pakiramdaman mo mabuti ang pintig ng puso mo. Para maramdaman mo at para makita mo kung ano ba talaga ang kahulugan ng pag-ibig. Matalinhaga na sabi ni Nanay Sonia. Ano pong ibig mo sabihin, Mama? Napaka-islong mo talaga mag-isip, anak. Saka napaka-manhid mo. Pumunta ka na sa kwarto niyo para makita ng mga mata mo ang pag-ibig. Nagihikab na pagtataboy sa kanya ni Nanay Sonia. Sige po, Ma. Aalis na ako. Good night. Hinalikan niya ito sa pisngi bago siya lumabas ng kwarto. Kagat labi na umakyat siya sa materik na hagdan habang iniisip niya kung si Keegan nga ba ang kanyang tunay na pag-ibig. Nag-sign of the cross muna siya bago siya kumatok sa pintuan ng kwarto dahil siya ay kinakabahan. Nakasampung katok na siya sa pinto pero hindi pa rin binubuksan ni Keegan ang pinto. Kaya naman pinihit na niya pabukas ang seradura. Nalaglag ang panga niya at nanlalaki ang kanyang mga mata nang makapasok siya sa loob ng kwarto ni Keegan. Dahil napaka-elegante ng disenyo ng kwarto. Nag-aalangan na binuksan niya ang pintuan ng walk-in closet. Papasok na sana siya sa loob. Kaya lang, nakita niya si Keegan na nakahubad habang namimili ito ng damit sa loob ng drawer. Eh, may palos na lumulundag! Malakas na tili niya nang nakangiti na humarap sa kanya si Keegan. Nasaan, Kay? Pwede bang ituro mo sa akin kung nasaan ang palos? Para mahuli ko. Nangaasar na tanong nito sa kanya. Keegan naman, pwede bang huwag mo na akong asarin? Magbihis ka na please, para hindi ko na makita yung palos mo na nakangiti. Nakapikit na pakiusap niya rito. Kay, hindi pa ako pwede magbihis dahil hindi pa ako naliligo. Ang mabuti pa, lumapit ka rito sa tabi ko. Tulungan mo ako mamili ng pantulog na damit na isusuot nating dalawa. Malambing na paanyaya nito sa kanya. Ayoko nga pumasok dyan. Dahil baka biglang lumundag yung palos mo, papasok sa butas ng pinagong ko. Umiiling na wika niya. Kumunot ang makinis na noon ni Keegan nang makita nitong nagnenerbyos si Kay. Hindi nito maintindihan kung bakit takot ito sa buhay na palos. Kaya samantalang may kambal na itong anak. Mabilis na humakbang si Keegan palapit sa tabi niya. Kaya naman hindi siya nakalapag nang buhati siya nito papunta sa malambot na kama. Ngayon, sabihin mo sa akin Kay kung bakit takot na takot ka sa palos. Nakapamiwang na tanong nito sa kanya. Para itong hari na nakatayo sa harapan ng trono. Saan mo naman nakuha ang idea na takot ako sa palos? Nakayuko na tanong niya. Hindi niya kayang titigan ang nakahubad niyang asawa. Okay fine, hawakan mo tong palos ko kung hindi ka talaga takot. Naghahamon na utos nito sa kanya imbis na sagutin nito ang tanong niya. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo sa akin?
Pumipiyok ang boses na tanong niya sa kanyang asawa na seryosang nakatitig sa pinagpapawisan niyang mukha kahit naka-on ang aircon. Ahawakan ng kakainin ko yung pechay mo kapag hindi mo hinawakan tong palos ko. Nakangisi na saad nito habang masusin itong pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Dali-dali na sumampa sa ibabaw ng kama si Keegan nang makita nitong may luhang tumutulo sa maganda niyang mga mata. Ikinulong siya nito sa matigas at mainit nitong mga bisig. Kaye, sabihin mo sa akin ang sekreto mo. Gusto kong malaman kung bakit ako natakot ka sa palos. Sabihin mo sa akin ngayon kung bakit naiilang katitigan ang katawan ko eh samantalang nagkaroon ka na ng asawa noon. Bulong nito sa tenga niya. Desidido talaga ito na malaman kung bakit allergy siya sa palos na lumulundag. Keegan, wala akong sekreto. Ayoko lang sa palos dahil... Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla siya nitong halikan sa labi. Kaye, I want you to know, nagalit ako sa taong sinungaling. Pinaparusahan ko ang taong nagsisinungaling sa akin. Dahil para sa akin, mas importante ang katapatan kaysa sa pera. Nakakakilabot na bulong nito sa tenga niya. Okay, sige. Ready ka na ba? Handang-handa na ang pugad mo na papasukin ng makamandag? Mahaba at mataba kong ibon? Namumungay ang mga mata na bulong sa kanya ni Keegan. At walang kaabog-abog na tinuka ng ibon nito ang petsay niya. Oh my God. Keegan, sobra sakit. Bakit mo binigla? Hindi ba alam na bubot pa ang bulaklak ko? At niminsan hindi pa nadatapuan ng bubuyog? Namimilipit sa sakit na si Tanya sa kanyang asawa. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Ikaw naman kasi. Kanina pa kita tinatanong kung bakit takot ka sa palos. Hindi ka naman sumasagot. Nakapikit na pangangatwiran ni Keegan habang patuloy na tinutuka ng ibon nito ang petsay niya. Ano pa nga ba magagawa ko? Wala na, di ba? Thank you so much for this magical moment, Mrs. Kaye Roberto Salvador. And please, tell me kung sino ba talaga ang totoong magulang ni Kenneth at Kevin. Malambing na pakiusap nito sa kanya. Keegan, si Ate Karina ang tunay na ina ni Kenneth at Kevin. Hindi ko kilala kung sinong ama nila dahil nabuntis lang si Ate Karina ng boyfriend niyang Kano. Sobrang saya ni Ate Karina nung nalaman niya na siya ibuntis kahit niloko siya ng kanyang boyfriend. Yun nga lang, namatay siya pagkatapos niyang ipinanganak si Kevin at Kenneth. Malungkot na sagot niya sa tanong ni Keegan dahil naaalala niya ang namayapa niyang kapatid. 20 years old siya nung namatay sa panganganak ang kanyang Ate Karina. Kaya naman siya na ang tumayong magulang ni Kevin at Kenneth. Kahit minsan, hindi niya sinabi sa kambal na hindi niya tunay na anak ang mga ito. Dahil ayaw niya masaktan at malungkot ang mga ito. Huwag ka na malungkot dahil sigurado ko na malulungkot din ang ate mo kapag nakita kanyang umiiyak. Sigurado din ako na proud siya sa'yo dahil itinuring mong tunay na anak si Kevin at Kenneth. Gusto ko din malaman mo na hinahangaan kita at napakaswerte ko at ikaw ang naging asawa ko. Dahil ako pa ang nanalo sa loto dahil mabait, maalaga, inosente, maganda at mapagmahalang babaeng pinakasalan ko. Sobrang bait ng Panginoon dahil ibinigay ka niya sa akin. Kumikislap sa tuwa ang mga mata na papuri sa kanya ni Keegan. Ay sus, nakain mo lang ang petsay ko eh, kaya ka ganyan. Huwag mo na nga akong bulahin. Namumula ang mukha na pambabara niya rito. Kaye, seryoso ako. Dahil ikaw ang napangasawa ko. Proud na sabi nito. Obvious na masaya itong kasama niya. Okay, fine. Naniniwala na ako sa mga sinasabi mo. Pero teka, paano naman ang petsay ng fiancé mo? Hindi mo nakakainin? Siguradong malalanta yon kapag hindi mo diniligan. Wala akong fiancé. Naghihikab na sagot ni Keegan. Talaga? Wala kang fiancé? Eh di ba sinabi mo sa akin noong isang araw na may fiancé ka at malapit na kayong ikasal? Naninigurado na tanong niya sa kanyang asawa. Gusto niyang malaman kung nagsasabi ba ito ng totoo. Wala akong fiancé. Saka kung may fiancé ako, hindi kita pakakasalan. Dahil wala sa isip ko ang magpaiyak ng babae. Sinabi ko lang naman yon para tigilan mo na ang pangaakit sa akin. Lumundag sa tuwa at kilig ang puso niya matapos niyang marinig ang confession ni Keegan. Talaga? Wala kang fiancé? Shh! Stop talking, Kaye. Inaantok na putol nito sa sasabihin niya. Okay, simula ngayon, hindi ko na babanggitin ang tungkol sa imaginary fiancé mo. Nakangiti na pagsang-ayon niya sa desisyon nito. Very good, matulog na tayo. Antok na sabi nito.
ninamnam niya ang mainit na yakap ni Keegan. Hahayaan niya ang kanyang sarili na malunod sa mainit nitong yakap at matamis nitong halik. Kahit hindi siya sigurado kung ano ba talaga ang estado ng relasyon nilang dalawa. Kung sakali man na masaktan siya sa bandang huli, tatanggapin niya yon ng buong puso. Dahil ang importante, naranasan niyang matulog sa malambot na kama, kaya kapambilyonaryo niyang asawa na imposible mangyari kahit sa panaginip. Naalimpungatan siya dahil sa basang labi na paulit-ulit na dumadampi sa kanyang noo, ilong, pisngi at bibig. Wife, tanghali na. Pupunta ako ngayon sa kabataan niya ka Foundation. Bibisitahin ko ang mga bata at kukumustahin ko ang aking mga staff. Bulong sa kanya ni Keegan. Napadilat siya nang dumampi ang mainit itong hininga sa malambot niyang balat. Keegan, aalis ka na agad? Kahit hindi ka pa nag-aalmusal? Naghihigab na tanong niya rito. Kumain na kami ni Nani Sonia ng almusal. Inihanda ko na rin ang almusal mo sa dining table. Aalis na ako, wifey. Siya nga pala, pinuno ko na ng pera ang shoulder bag mo. Saka may iniwan akong cellphone sa ibabaw ng center table. Tawagan mo si mama para makausap mo ang mga bata. Malambing na sagot nito sa tanong niya. Salamat Keegan sa perang binigay mo. Gusto ko rin malaman mo na kinikilid ngayon ang puso ko dahil tinawag mo kong asawa. Feeling ko nga nakilitirin ngayon ang tilapia ko eh. Nanunubig ang mata na pasasalamat niya sa kanyang asawa. Keegan, pumunta ka na sa kabataan niya ka Foundation bago pa lumipad yung ibon mo papusok dito sa pugad ko. Mag-ingat ka sa pagmamaneho at tawagan mo ko agad kapag nasa opisina ka na. Nagbablush na pagtataboy niya rito. Okay, naalis na ako. Pero mag-honeymoon ulit tayo mamayang gabi. Nakabungis-ngis na pangaasar sa kanya ni Keegan. Inalikan siya nito sa pisngi, balikat, bago ito lumabas ng kwarto. Magaan ang pakiramdam na bumaba siya ng kama. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa marmol na mesa. Hindi siya makapaglakad ng mabilis dahil masakit ang hiwa ng kanyang petchay. Nakangiti na tumulo ang luha niya nang makita niya ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa at ang maraming pera na nakalagay sa loob ng mumurahin niyang bag. Tumutulo ang luha na hinipo niya ang pera dahil ngayon lang siya nakahawak ng ganto kalaking halaga. Sobra-sobra naman yata ang pera na ibinigay sa akin ni Keegan. Siguro, bayad niya ito sa akin dahil biniyak niya kagabi ang bobot ko pang bulaklak. Nasasaktan at nalilito na bulong niya. Kay, nasasaktan at nalilito ka lang ngayon dahil hindi nag-I love you sa'yo si Keegan. Pero ayos lang naman na hindi siya mag-I love you sa'yo dahil ang importante, ginagampanan niya ang kanyang mga responsibilidad bilang isang mabuting asawa at bilang isang mabuting ama sa iyong mga anak. Malumanay na payo sa kanya ng isip niya. Tama, dapat maging masaya ako araw-araw dahil inayos ni Jesus ang buhay ko. At kinulayan ni Keegan na matingkad na pulay itong puso ko na tumitibok na mabilis kapag kasama ko siya. Nagpupunas na luha na bulong niya. Itinago niya sa drawer ang pera at cellphone. Pagkatapos, pumunta siya sa loob ng banyo. Namangha na pumasok siya sa loob ng shower room. Naligo siya saglit at nag-toothbrush. Pagkatapos maligo, nagsuot siya ng bathrobe at pinunasan niya ng cotton towel ang basa niyang buhok. Maingat na binuksan niya ang walk-in closet. Namili siya ng simpleng damit na isusuot niya ngayong araw. T-shirt at boxer ni Keegan ang napili niyang isuot. Dahil lahat ng pambabaing damit sa loob ng closet ay magaganda at mayroon pang price tag. Presko ang pakiramdam na pumunta siya sa living room. Naabutan niya si Nanay Sonia na nanonood ng balita. Good morning, Mama. Kumusta po ang tulog mo? Hindi ka po ba namahay kagabi? Malambing na tanong niya at hinalikan niya ito sa pisngi. Magandang umaga din, anak. Nakatulog ako ng maayos kagabi pagkatapos niyong maglampungan ni Keegan. Panunokso sa kanya ni Nanay Sonia. Mama naman eh, napakaaga tinutokso mo ko. Parang bata na pagraraklamo niya. Hindi kita tinutokso, Kaye, ha? Nagsasabi lang ako ng totoo. Saka huwag kang tumambay dito sa sala. Maglaba ka at maglinis ng bahay. Ipagluto mo rin ang masarap ng tanghalian ng asawa mo para matuwa siya sa'yo. Manto sa kanya ng kanyang ina. Sige po, Ma. Maglalaba at maglilinis na po ako. Ginitaan niya si Nanay Sonia bago niya ito tinalikuran. Pagkatapos niyang maglinis, isinalang niya sa pressure cooker ang laman ng baka at mais. Nagsaing din siya sa rice cooker. Nang masigurado niya malambot na ang baka at mais, inilagay niya ang mga gulay at pampalasa.
pinatay niya ang stove pagkatapos niya magluto at binunot niya ang plug ng rice cooker. Naglagay siya ng pagkain sa ceramic food container na dadalhin niya sa opisina ni Keegan. Pinaghanda rin niya ng lunch si Nanay Sonia. Ma, kain ka na po. Magalang na pagtawag niya sa kanyang ina. Maya-maya na ako kakain, anak, kapag malamig na ang nilagang baka. Ang mabuti pa, anak, magpaganda ka na para presentable ka paghatid mo sa pagkain kay Keegan. Sige po, ma, pupunta na po ako sa kwarto namin. Dilaw na bestida ang isinuot niya. Tinarnuhan niya yon ng flat sandals. Hindi na siya nagsuot ng alahas dahil nahihiya siyang isuot ang mga gintong alahas na nasa loob ng jewelry box. Lumabas siya ng kwarto, daladala ang marriage contract at kanyang maliit na pitaka. Kinuha niya sa kusina ang mga paper bag na may lamang pagkain. Ma, aalis na po ako. Babalik din po ako agad. Magalang na paalam niya kay Nanay Sonia. Sige, anak, mag-iingat ka. Malambing na paalala nito sa kanya. Opo, Nay. Daladala ang paper bag, lumabas siya ng bahay. Pumara siya ng taxi papunta sa kabataan niya ka Foundation. Lumilipad ang isip niya habang tumatakbo ang taxi sa kahabaan ng Maharlika Highway. Iniisip niya kung kanino ang mga damit, alahas at footwear na nasa loob ng closet ni Keegan. Ma'am, andito na po tayo sa kabataan niya ka Foundation. Pukaw ng taxi driver sa pananahimik niya. Salamat po. Inabutan niya ng 500 ang taxi driver at ginitaan niya ito bago siya lumabas ng taxi. Kabado, nung naglakad siya papunta sa entrance ng kabataan niya ka Foundation. Magandang tanghali po, ma'am. Pwede po makita ang ID niyo? At pwede po bang malaman kung ano pong pakay niyo rito? Magalang na tanong sa kanya ng security guard. Magandang tanghali rin po. Asawa po ako ni Keegan Salvador. Nadalhan ko po siya ng pagkain. Ito ang ID ko at ang marriage contract namin mag-asawa. Iniabot niya sa security guard ang dokumento. Sige po, ma'am, pumasok ko na po. Sa third floor po ang opisina ni Sir Keegan. Confident na sumakay siya ng elevator. Hindi niya pinansin ang mga empleyado na palihim siyang pinagmamasdan. Pasaksi siyang lumabas ng elevator nang tumigil ito sa third floor. Taas noon na lumapit siya sa office of the president. Kakatok na sana siya sa pinto, kaya lang hinawakan ng magandang babae ang braso niya. At pinagtaasan siya nito ng kilay. Bitawan mo ang braso ko, miss. Kalmado na utos niya rito kahit naiirita siya sa pagmumukha nito. Pabalibag na binitawan ng babae ang braso niya at humarang ito sa harapan ng pinto. Anong ginagawa mo? Bakit ayaw mo kong papasukin sa opisina ng asawa ko? Paasik na tanong niya sa babae. Really? Keegan Salvador is your husband? Hindi ka pa nipaniwala na asawa ka ng boss ko? Dahil mukha kang tinapa na bagong hango sa pugon. Kaya pwede ba, Miss Ambisyosa? Umalis ka na, bago pa kita ipakaladkad sa mga security guard palabas ng building. Nakakainsulto na utos nito sa kanya habang nakaduro ang hintuturo nito sa elevator. Miss, papasukin mo na ako sa opisina ng asawa ko bago pa maubos ang pasensya ko. At gusto kong malaman mo na wala akong pakialam kung hindi ka naniniwala na asawa ko si Keegan. Galit ng wika niya. Ipinagdiinan talaga niya ang pangalan ng kanyang asawa para mapagtanto ng babaeng antribida na nagsasabi siya ng totoo. Me too, Miss Sunog, wala kong pakialam kung sino ka. At gusto ko din malaman mo na hindi pumapatol sa negra ang boss ko dahil mestisa na katulad ko ang type niya. Pangaasar sa kanya ng babae. Okay, fine, tignan natin kung type ka nga ng asawa ko. Ginitian niya ang babae at ipinatong niya ang paper bag sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, ginulo niya ang mahaba niyang buhok at umupo siya sa malamig na sahig. Miss, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng mamalimos dito. Nayayamot na tanong sa kanya ng babae. Sino nagsabi na mamamalimos ako? Nakangisi na tanong niya sa babae bago siya sumigaw ng malakas. Keegan, sinasabunutan ako ng sekretary mo. Ayaw niya akong papasok sa loob ng opisina mo. Nabitawan ni Keegan ang binabasa nitong dokumento nang marinig nito ang malakas na pag-iyak ni Kaye. Tumayo ito sa swivel chair at tumakbo ito palabas ng opisina. Nagtagi sa mga ngipi ni Keegan nang makita nitong umiiyak na nakalapigas sa sahig ang mabait nitong asawa. Nakakuyom ang mga kamao na niyakap siya ni Keegan. Damang-dama niya na galit ito at nagpipigil itong sumigaw. Kaye, sino nang away sa'yo?
tiimbagang natanong nito sa kanya. Keegan, ninaway ako ng babaeng yun. Umiiyak na tinuro niya ang mataray na babaeng namumutla ang mukha dahil sa matinding nerbiyos. Sigurado ka ba, Kaye, na si Venice ang nag-away sa'yo? Hindi makapaniwala na tanong nito sa kanya. Sigurado ako, Keegan, na ang babaeng yan na nambuli sa akin. Tinawag niya akong tinapa, sunog at negra. Saka sabi niya, hindi mo daw type amorena na katulad ko dahil ang type mo daw ay mistisa na katulad niya. Humihikbi at nagsiselos na sumbong niya sa kanyang asawa. Oh my God, I can't believe this. Disappointed at umiiling na saad ni Keegan. Tell me, Venice, totoo ba na nilait-lait mo ang asawa ko? Sir, hindi ko po sinasadya na laitin ang asawa mo. Akala ko po kasi teenager siya na may tililing sa utak. Kaya po nilait ko siya. I'm so sorry po talaga, Sir Keegan. Pangako po, hindi na po ito mauulit. Para maamong tupa na pangako ni Venice sa galit na asawa niya. Talagang hindi na ito mauulit, Venice, dahil sasanti ka na. Hindi ko kailangan ng empleyado na walang modo, pintasera at laitera. Hindi ako makapaniwala, Venice, na ikaw mismo ang magdadown sa kapwa mo babae. Imbis na tulungan mo siya, turuan mo siya kung paano magkaroon ng self-confidence. Nagpipigil ng galit na sikmat dito ni Keegan. I'm sorry po ulit, Sir Keegan. Position... Venice, kay Kaye ka humingi ng tawad. Dahil siyang nilait at sinaktan mo. Mautiridad na utos dito ni Keegan. Gusto niyang asarin si Venice. Kaya naman humigbi siya ng malakas at sumubsob siya sa malapad na dibdib ni Keegan. Mrs. Salvador, I'm so sorry. Alam ko po na mali ang ginawa ko. Kaya po taus-puso akong humihingi sa iyo ng tawad. Saka pwede po ba sabihin mo kay Sir Keegan ang totoo? Na hindi kita itinulak at sinabunutan? Aminado po ako, ma'am, na nilait kita pero hindi po kita sinaktan. Totoo yun, Keegan, na hindi ako sinabunutan ni Venice. Pero pinilipit niya ang braso ko. Tignan mo, namumula ang braso ko. Bumakat ang mahaba niyang kuko sa balat ko. Hinalikan ni Keegan ang pasa niya sa braso at kinarga siya nito papasok sa loob ng opisina. Iniupo siya ni Keegan sa ibabaw ng mesa at hinalikan siya nito sa labi. Kaye, kapag nilait ka ulit ng ibang tao, ipagtanggol mo ang sarili mo, ha? Dahil wala silang karapatan na laitin ka. Saka lagi mong tatandaan na maganda ka. Kinilig siya at napangiti siya sa simpleng papuri ni Keegan. Dahil ito ang kauna-unahang lalaki na nagsabing maganda siya. Keegan, hindi ko kailangan ipagtanggol ang sarili ko sa mapanglain na tao. Dahil kapag pinatulan ko sila, magmumukha rin akong tanga katulad nila. Saka sapat na ang papuri na ibinigay mo sa akin ngayon. Para maniwala ko na maganda ako. Nga pala, kanino ang mga pambabaing damit at alahas na nakalagay sa closet mo? Nakasimangot na tanong niya. Gusto niyang iparamdam sa kanyang asawa na nagsiselos siya sa mga damit at alahas na nasa loob ng closet nito. Wifey, para sa'yo lahat ng mga yon. Ipinag-shopping kita bago ka lumabas ng hospital. Gusto ko kasi kumpleto ang mga gamit mo para maging komportable at maging masaya ka sa loob ng bahay ko. Malambing na paliwanag nito. Thank you so much, Keegan, for everything. Iingatan kong mabuti at pahahalagahan lahat ng mga bagay na ibinibigay mo sa akin. Ipinapangako ko rin sa iyo ngayon na mananatili ako sa tabi mo hanggang sa aking pagtanda bilang kabayaran sa pagmamahal at pag-aaruga mo sa aming mag-iina. Buo na ang desisyon niya na mananatili siya sa piling ni Keegan kahit hindi siya nito mahal. Siguro naman, magiging maayos ang pagsasama nila sa susunod na mga araw dahil mabait ito at mabuting tao. Sumubsob siya sa dibdib ni Keegan para itago rito ang sakit at kalungkutan ng kanyang nararamdaman. Wifey, ano nga palang ginagawa mo rito sa opisina? Dinalhan kita ng pagkain. Nasa labas ng opisina mo ang mga pagkain. Hindi ko na ipinasok dito sa loob dahil hinarangan ako ng sekretary mo. Kalmado na sagot niya sa tanong nito, kahit naninikip ang kanyang dibdib. Kalimutan mo na ang nangyari kanina. Ako nang kukuha ng mga pagkain sa labas. Tinanguan niya si Keegan at pinanood niya ang saksi nitong paglakad. Pagkabalik ni Keegan sa loob ng opisina, pinagsaluhan nila ang niluto niyang mga pagkain. Nakangiti na pinagmamasdan niya ang magagandang tanawin na natatanaw niya sa labas ng window shield. Nagbebiyahe sila ngayon papunta sa hasyenda para ipagdiwang ang kanilang kasal. Wifey, alam mo ba na mas maganda ka sa mga tanawin na nakikita mo ngayon?
Nakangiti na papuri sa kanya ni Keegan habang ipinaparada nito ang wrangler sa bulwagan ng mansyon. Salamat Keegan, palagi mo akong sinasabihan na maganda. Pero pwede mo ba sabihin sa akin kung anong uri ng kalikasan ng kamukha ko? Wifey, ang kagandahan mong taglay ay may hahalin tulad sa isang mataas na talon. Dahil ang puso mo ay busilak, pero masamang magalit. Malambing na sagot nito sa tanong niya, habang inaalalayan siya nito na bumaba ng sasakyan. Honey, bakit mo naman nasabi na masama akong magalit? Eh hindi pa naman tayo nag-aaway. Saka isa pa, wala naman akong plano na maging Mrs. Nagger. Wife, alam ko na masama kang magalit. Dahil tumatalino ka kapag galit ka. Napanood ko ang CCTV footage ng pag-aaway ninyo ni Venice kahapon. Nakita ko na napakagaling mong umarte at kayang-kaya mong manipulahin ang mga tao sa paligid. Deserve naman ni Venice na masaktan, ano? Kasi gusto kanyang agawin sa akin. So ibig mo sabihin, nagalit ka dahil nagsiselos ka kay Venice? Naaaliw na tanong nito sa kanya habang inaalalayan nito si Nanay Sonia na bumaba ng sasakyan. Oo, kahapon nagsiselos ako kay Venice at sa mga pambabaing damit sa loob ng closet mo. Iniisip ko kasi na may babae ka. Nahihiya na pag-amin niya sa kanyang mga insecurities. Ang cute mo kapag nagsiselos ka. Dapat pala araw-araw nagsiselos ka. Para lagi mo akong niyayakap at nilalambing. Katulad kahapon, buong araw ka nakayapos sa katawan ko. Pinamulahan siya ng mukha nang maalala niya ang pagiging clingy niya kahapon. Honey, huwag mo nang ipaalala sa akin ang mga kabaliwan na ginawa ko. Kasi nahihiya ang petsay ko eh. Tumitiklop ang dahon niya. Grabe wifey, lagi na lang na nagre-react ang petsay mo sa mga simpleng gesture ko. Pumasok na nga tayo sa loob ng mansyon? Tinanguan niya si Keegan. Inakay naman siya nito papasok sa malawak na bakuran ng mansyon. Si Nanay Sonia naman ay ka-holding hands niya. Tahimik lang itong nakikinig sa harutan nila mag-asawa. Nasisilaw ang kanyang mga mata na pumikit siya ng mariin nang masilayan niya ang mga antigong gamit sa loob ng mansyon. Wifey, why did you close your eyes? Pabulong na tanong sa kanya ni Keegan. Nasisilaw kasi ako sa karangyaan nitong mansyon. Katulad ng mukha mo, nakakasilaw ang iyong kagwapuhan. Ay sus, huwag mo na akong bulahin dahil alam ko naman na gwapo ako. Kaya nga nailove ka agad sa akin, di ba? Nanghuhuli ng damdamin na tanong nito sa kanya. Paano kung sabihin ko sa iyo ngayon na mahal nga kita? Mag-I love you to ka na rin ba? Sasabihin mo rin ba sa akin na mahal mo ko? O mas pipiliin mong lumayo sa piling ko dahil hindi ako ang babaeng mahal mo at... Mama, Daddy, we miss you so much! Malakas na sigaw ni Kenneth at Kevin. Tumatakbo ang mga ito palapit sa tabi niya. Kaya napatigil siya sa pagsasalita. Miss na miss ko na din kayo mga anak. Huwag kayong tumakbo dahil baka madapa kayo. Malumanay na utos niya sa kanyang mga anak. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Mabilis na tumakbo ang mga ito papunta sa kanilang tabi. Binitawan ni Keegan ang braso niya para salubungin ng mahigpit at mainit na yakap ang kanyang mga anak. Nakadipa ang mga kamay na niyakap nito si Kenneth at Kevin. I miss you and I love you babies. I love you too Daddy and I love you po Mama. Sabik na yakap na wika ng kanyang mga anak. Kumusta kayo dito mga anak? Hindi ba kayo nagpasaway kina Lolo at Lola? Malumanay na tanong niya sa mga ito. Mama, good boy po kami. Sabi nga po ni Lola, mas mabait at mas behave kami kaysa kay Daddy. Nagpapa-cute na sagot ni Kevin. Very good mga anak. Natutuwa kaming malaman na hindi kayo nagpasaway kina Lolo at Lola. Pumunta na tayo sa kusina para makakain na tayo ng lunch. Inakay ni Keegan ang kambal papunta sa komedor. Siya naman ay kinakabahan na sumunod sa likuran nito habang ka-holding hands pa rin si Nanay Sonia. Napatigil siya sa paghakbang na makita niya ang mga magulang at twin brother ni Keegan. Street body na nakaupo ang mga ito sa antigong bangko. Anak, kailangan natin pumunta sa dining area bago pa nila mahalata na kinakabahan ka. Mahinang bulong sa kanya ni Nanay Sonia. Tama nga ang hula niya na tahimik nitong pinakikiramdaman ang mga nangyayari sa paligid. Kaya kanina pa ito hindi nagsasalita at hindi kumikibo. Inihakbang niya ang kanyang mga paa palapit sa mahabang dining table na yari sa matigas na kahoy. Kahit gumagapang ang kaba at pagkailang sa buo niyang katawan. Have a seat, iha. Nakangiti na utos sa kanya ng mama ni Keegan. Nakaturo ang hintuturo nito sa bangko.
Mahinhin siyang umupo sa silya nakatabi ni Keegan at pasimple niyang pinagmasdan ang masasarap na putahing nakahanda sa ibabaw ng mahabang mesa. Wifey, this is my twin brother, Kira Salvador. Magkamukha kami, pero naniniwala ako na mas gwapo at mas mabango ako sa kanya. Pabirong saad ni Keegan, pasimple nitong inaasar ang kanyang kakambal. Kay, masanay ka na sa ugali ng kapatid ko. Bulero talaga yan, lalo na pagdating sa mga babae. Kaya naman advice ko sa'yo, Kay, itali mo yan si Kuya Keegan sa kama para hindi na makalipad sa lansangan ng ibon niya. Tumatawa na pang-aasar ni Kiro sa asawa niya. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi. Sinong kausap mo, Kiro? Ako? O ang sarili mo? Ang pagkakaalam ko kasi, ang ibon mo ang babaero. Kaya nga munti ka na yung ihawin ni Micaela. Nakangisi na tanong ni Keegan sa kanyang kakambal. Ngayon lang niya nalaman na mapagbiro ito at close na close ito sa twin brother nitong si Kiro. Mga anak, tama na ang asaran ninyo kasi baka maniwala si Kay na babaero nga kayong dalawa. May isipan pa niyang hiwalayan ka, Keegan. Malumanay na saway ni Senyorita Kate sa kanyang mga anak. Mama, imposible po na hiwalayin ako ni Kay. Dahil oras na iwanan niya ako, malulungkot at titigil ang pagtibok ng puso niya. Kasi po ma, ako ang lakas at bitamina ni Kay, kaya lalo siyang gumaganda araw-araw. Malambing na saad ni Keegan habang pinagmamasdan nito ang namumula niyang mukha. Ako, anak, manang-manak ka talaga sa papa mo. Pareho kayo malambing. Kumain na nga tayo bago pa tayo kagatin ng mga langgam dahil sa kaswitan ninyong mag-asawa. Pagkatapos nilang magdasal, tahimik nilang pinagsaluhan ang masasarap na pagkain sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos niyang kumain, nahihirapan siyang tumayo dahil medyo masakit ang tiyan niya. Ang dami kasi niyang kinain na lechon, macaroni salad at lechon manok. Wifey, are you okay? Bakit naksimangot ka? Masakit ba ang ngipin mo? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Keegan nang mapansin nito na hindi siya mapakali. Okay lang ako, Keegan. Medyo masakit lang ang tiyan ko. Nahihiya na sagot niya sa tanong nito. Keegan, samahan mo si Kay maglakad sa labas ng mansyon para mabilis matunaw ang kinain niya. Malumanay na utos ng kanyang mother-in-law sa asawa niya. Ako nang bahala mag-entertain kay Nanay Sonia at sa mga bata. Magpapahindag at magkukwentuhan kami sa sala. Okay po, Mami. Salamat. Lalabas na po kami ni Kay. Hinitian nila si Senyorita Kate bago sila lumabas ng mansyon. Keegan, sandali. Tumigil muna tayo sa paglalakad. Lalo kasi sumasakit ang tiyan ko kapag hinahakbang ko ang aking mga paa. Ang mabuti pa kaya, Keegan, baktutin mo ako riyan sa likuran mo para mabilis matunaw tong kinain ko. Wifey, kapag pinasan kita, hindi matutunaw ang kinain mo. Matutulog lang ang kanin at lechon sa loob ng tiyan mo. Ang mabuti pa, pumunta tayo sa ilog. Maganda magpahinga doon habang lumalangoy. Kumikislap ang mga mata na suggestion sa kanya ni Keegan na para bang may gagawin itong kalokohan. Okay, pahig ako na pumunta tayo sa ilog. Pero paano tayo pupunta roon? Sasakay tayo sa Wrangler, Wifey. Sigurado ko na mag-i-enjoy ka sa ilog dahil may palos na lumalangoy doon. Nakabungis-ngis na sabi ni Keegan kaya piningot niya ang tenga nito. Ari. Wifey, bitawan mo ang tenga ko, masakit. Nakangiwi na pagrereklamo nito. Binitawan niya ang tenga nito at nagmamadali na pumasok siya sa sasakyan. Alam niya na sisisid mamaya sa loob ng kuweba niya ang mahabang palos ng kanyang asawa. Kaya naman excited siyang pumunta ngayon sa ilog para maramdaman niya muli ang kamandag na pag-ibig ni Keegan. Wifey, huwag mo na ulit pipingutin ang tenga ko, ha? Kasi kapag ginawa mo ulit yon, iiyak ako, hindi na tayo magkabate. Pabebe na utos sa kanya ni Keegan habang pinapatakbo nito ang Wrangler papunta sa ilog. Keegan, napakasaya mong kasama. Bakit ba ngayon lang kita nakilala? Kung alam ko lang na ikaw ang mapapangasawa ko, dapat noon pa lang tumira na ako sa mansyon mo. Para naman naramdaman ko na agad ang iyong mainit na yakap at matamis mong halik. I will grant your request right away, Wifey. Kumikinda na saad ni Keegan habang ipinaparada nito ang Wrangler sa masukal na bahagi ng asyenda. Keegan, bakit dito mo ipinarada sa talahiban ng sasakyan? Akala ko ba pupunta tayo sa ilog? Nakakunot ang noo at nagtataka na tanong niya sa kanyang asawa na unti-unting lumalapit ang mukha sa mukha niya. Wifey, nandito tayo ngayon sa talahiban para magpahindag. Nakangisi na sagot nito sa tanong niya at walang paalam na hinalikan siya nito. Mahinang ungol niya nang kandungin siya ni Keegan.
I love you. I love you so much, Keegan Salvador. Pinagpapawisan at nanginginig ang mga hita sa pag-amin niya sa kanyang nararamdaman. Thank you so much, Kaye, for loving me so deeply. Humihingal na sagot nito habang umaagos palabas ang malapot na tubig sa tuka ng ibon nito. Parang sinakal ng mariin ang puso niya pagkatapos niyang marinig ang pasasalamat ng kanyang asawa. Sobrang sakit ng gapin na thank you lang ang sasabihin nito matapos niyang aminin dito na mahal niya ito. Sumubsob siya sa mabangong liig ni Keegan para pigilan ang pagpatak ng luha niya. Wifey, busog ka pa ba? Dahil kung busog ka pa rin hanggang ngayon, iduduyan kita muli sa aking mga bisig para naman tuluyan ang mawala ang sakit ng tiyan mo. Saka pwede ko ba malaman kung anong dream wedding mo? Hindi na masakit ang tiyan ko, pero ang puso ko ay sumasakit at umiiyak ngayon dahil hindi mo tinanggap ang pag-ibig ko. Mga salita na gusto niyang isagot sa tanong ni Keegan, pero hindi niya maisang tinig dahil magmumukha siyang kawawa at talunan kapag nagmakaawa siya sa harapan nito. Wifey, bakit sobrang tahimik mo ngayon? Hukaw nito sa pananahimik niya. Ang kasal na pangarap ko, Keegan, ay beach wedding. Gustong gusto kong maranasan na ikasal sa tabing dagat habang bilog ang buwan. Masigla na sagot niya sa tanong nito. Ayaw niyang ipahalata rito na malungkot siya ngayon at nasasaktan. Fasten your seatbelt, wifey. Aalis na tayo. Sinunod niya ang utos ni Keegan. Hindi siya kumibo nang umarangkada ang Wrangler pabalik sa mansyon. Isang buwan na ang nakalipas simula noong aminin niya kay Keegan na mahal niya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nag-I love you sa kanya. Kaya naman medyo masama ang loob niya rito. Pero kahit nagtatampo siya kay Keegan, hindi niya ito kayang awayin. Dahil alam naman niya na hindi talaga siya nito mahal. Alam din naman niya na dapat no hard feelings ang pagsasama nila ni Keegan. Dahil wala silang karapatan na ma-inlove sa isa't isa. Dahil nagsimula sa kasinungalingan ang kanilang pagsasama. Sa loob ng isang buwan na lumipas, maraming nangyari. Kumuha si Keegan ng driver. Kumuha din ito ng hardinero at kasambahay. Sinabihan niya ito na huwag nang kumuha ng kasambahay dahil kayang-kaya naman niya na maglinis at magluto. Pero hindi siya nito pinakinggan. Ura-urado talaga itong kumuha ng kasambahay upang hindi raw siya mapagod. Napansin din niya na lalo itong naging sweet sa kanya nito mga nakaraang araw. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit hindi nito kayang sabihin ang salitang I love you. Napatigil siya sa paglilinis ng kuko nang may nareceive siyang text message galing kay Keegan. Good afternoon, my beautiful wife. Pumunta ka na rito sa kabataan niya ka foundation. Dahil magsisimula na ang kids party mamayang alas dos ng hapon. Short message galing sa pinakamamahal niyang asawa. Okay, reply niya sa mensahe ni Keegan. Ibinalik niya sa Durabox ang panlinis ng kuko. Pagkatapos, namili siya ng bestida sa loob ng walk-in closet. Floral blue dress ang isinuot niya. Pinahiran din niya ng pink lipstick ang manipis niyang labi. Ay, ang ganda-ganda ko. Siguradong mai-inlove sa akin si Keegan kapag nakita niya ang aking kagandahan. Tuwang-tuwa at kinikilig na tili niya sa harapan ng malapad na salamin. Just me, okay? Tumigil ka nga sa kakasigaw mo na mamahalin ka ni Keegan kapag nakita niyang nakakaakit na eyes mo ngayon? Dahil kung talaga mahal ka niya, dapat noong pa niya sinabi sa'yo na mahal ka niya. Dahil matagal na niyang nakita at nahawakan ang kagandahan mo. Pero hindi pa rin niya binabanggit ang magic word. Kaya kung ako sa'yo, Kaye, mas mabuti pa nakalimutan mo na ngayon ang pagmamahal na nararamdaman mo para kay Keegan. Para hindi ka lubusang masaktan. Concerned na sigaw ng isip niya. Gusto niyang sundin ang payo ng kanyang isip. Ngunit hindi niya magawa dahil mabilis na tumitibok ang kanyang puso na mahal nito si Keegan. Nagtatalo ang puso't isipan na lumabas siya ng master bedroom. Mang Fernan, paandarin mo na po ang sasakyan. Pupunta na po tayo ngayon sa kabataan niya ka foundation. Magalang na utos niya sa driver. Okay po ma'am. Magalang na saad ni Mang Fernan. Yumuko dito sa harapan niya bago ito tumalikod. Nanay Lorna, aalis na po ako. Ikaw na po munang bahala rito sa bahay, ha? Magalang na paalam niya sa 35 years old na kasambahay. Teka ma'am, sandali. Itatanong ko lang po kung magluluto pa po ako ng dinner. Malumanay na tanong sa kanya ni Nanay Lorna. Nay, huwag ka na po magluto ng marami. Pagkain mo na lang po at pagkain ni mama ang lutuin mo.
kasi po may kids party ngayon na gaganapin sa foundation, kaya sigurado ako na maraming pagkain doon. Sige po, aalis na po ako. Nginintian niya si Nanay Lorna bago niya ito tinalikuran. Binuksan agad ni Mang Fernan ang pintuan ng sasakyan na makita siya nito. Sitting pretty na umupo siya sa passenger seat. Si Mang Fernan naman ay marahan na inirampa ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Napagpasyahan niya maglaro ng online game sa cellphone upang hindi siya mainip sa biyahe. Ma'am Kay, bumaba ka na po. Andito na po tayo. Pukaw ni Mang Fernan sa paglalaro niya. Okay, sandali lang po. In-off niya ang mobile data at inilagay niya sa loob ng bag ang kanyang cellphone bago siya bumaba ng sasakyan. Pumunot ang noon niya nang masilayan niya ang red carpet at mga rose petals na nakakalat sa parking lot papunta sa loob ng building. Nagtataka na naglakad siya sa red carpet. Nang makarating siya sa main entrance ng building, inabutan siya ng red roses ng tatlong security guard. Inamoy at tinitigan niyang mabuti ang red roses dahil baka imagination lang niya ang mga yon. Napatigil siya sa pagtitig sa mga rosas nang pumailan lang sa buong building ang kanta na You Will Always Be My Baby. Tumatahi pang dibdib at namamangha na tinalunto ng kanyang mga paa ang red carpet. Napatigil siya sa paghakbang nang makita niya si Keegan at ang kanyang mga anak na nakatayo sa gitna ng hallway habang may hawak na tigi-isang red roses ang mga ito. Mama, keep walking. Kanina ka pa po namin hinihintay. Malambing na sigaw ni Kevin. Nanunubig ang mga mata na muli niyang inihakbang ang kanyang mga paa papunta sa kinatatayuan ni Keegan. Sinalubong siya nito na mahigpit na yakap at matamis na halik. Yee! Ang sweet nila! Kinikilig na sigaw ng mga empleyado na nanonood sa lambingan nilang mag-asawa. Keegan, bakit may rose petals at red carpet na nakalatag sa sahig? Akala ko ba kids party ang okasyon na dadaluhan ko ngayon? Mahinang tanong niya sa kanyang asawa. Wifey, ang party na to'y para sa'yo. Gusto ko rin sabihin sa'yo ngayon na will you marry me? Again? For the second time around? Malambing at walang kagatol-gatol na tanong sa kanya ni Keegan. Napanganga siya sa pagkabigla at tumulo ang masaganan niyang luha. Kumakabog din na mabilis ang kinikilig niyang puso. Mama, ano po sagot mo sa tanong ni Daddy? Hindi makapaghintay na tanong sa kanya ni Kenneth. Halatang halata na excited itong ikasal siyang muli kay Keegan. Anak, huwag mong apurahin na sumagot ang mama mo. Dahil ninanamnam pa niya ang aking marriage proposal. Malumanay na paliwanag ni Keegan kay Kenneth habang hinahaplos nito ang pisngi niya. Nang tumigil siya sa pag-iyak, ay tumayo siya ng tuwid sa harapan ng mga empleyado at buong pagmamahal na pinagmasdan ng gwapo mukha ng kanyang asawa. Everyone, gusto kong ipaalam sa inyo lahat na ako si Mrs. Kaye Roberto Salvador ay buong puso na pumapayag na muling pakasalan ng aking pinakamamahal na asawa na walang iba kung hindi si Keegan Salvador. You're so sweet, wifey. Ay, napatigil si Keegan sa pagsasalita nang biglang magring ang cellphone nito. Excuse me, Kay. This is an urgent call. Kailangan ko lang to sagutin. Binitawan ni Keegan ang mga kamay niya at nagmamadali na lumabas ito ng foundation building. Sino kayang kakausapin ni Keegan? Bakit umalis pa siya rito sa tabi ko? Eh kung tutuusin naman, pwedeng-pwede niyang kausapin ng kliyente niya rito sa tabi ko. Nagsiselos na bulog niya. Iniisip kasi niya na baka may kabit ang kanyang asawa. Kaya ayaw nitong iparinig sa kanya kung ano ang sasabihin nung tumawag. Mama, pumunta na po tayo sa kantin. Marami pong nakahandang pagkain doon. Natatakam na saad ni Kevin habang inaalog nito ang braso niya. Sige mga anak, pupunta na tayo sa kantin. Inakay niya ang mga ito papunta sa kantin. Tuwang-tuwa na nilapitan ni Kenneth at Kevin ang buffet table. Wow, ang dami pong pagkain. Maubos kaya itong kainin ng mga tao? Curious na tanong ni Kenneth. Nakatitig ito sa mga pagkain na nakahahin sa buffet table. Oo naman, maubos lahat ng mga pagkain na yan. Dahil maraming bata, maraming madre, at maraming empleyado dito sa foundation. Tumatango-tango na sagot ni Kevin sa tanong ni Kenneth. Mga anak, tama na ang pag-uusap ninyong dalawa. Ang mabuti pa, kumuha na kayo ng pagkain nyo. Okay po, Mama. Magalang na sagot ng mga ito. Pinanood niya ang kambal na kumuha ng pagkain sa buffet table.
Hinayaan niya ang mga ito na kumuha ng pagkain. Dahil nahihilo siya at nasusuka kapag naaamoy niya ang iba't ibang putahe na nakahain sa ibabaw ng mesa. Mga anak, iiwan ko muna kayo rito sa kantin ha? Magbabanyo lang ako saglit. Okay po, mama. Magkasabay na sagot ng kanyang mga anak. Naduduwal na lumabas siya ng kantin. Pagkapasok na pagkapasok niya sa loob ng banyo, sumubsob agad siya sa lababo. Doon siya sumuka ng sumuka. Parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Pinagpapawisan at nanghihina na sumandal siya sa wall ng banyo. Diyos ko, nalagnatin yata ako sa sobra sama ng pakiramdam ko ngayon. Nahihilo na bulong niya. Naghilamo siya ng mukha nang medyo umayos ang kanyang pakiramdam. Nag-apply din siya ng makeup upang hindi mahalata ng mga tao na mayroon siyang sakit. Lumabas siya ng banyo nang masigurado niyang hindi na siya matutumba. Nakasalubong niya si Mang Fernan sa gitna ng hallway papunta ito sa kantin. Ma'am Kaye, umalis na po si Sir Keegan. Binilinan niya po ako, nabantayin kayong mabuti. Lalong sumama ang pakiramdam niya nang marinig niya ang sinabi ni Mang Fernan. Dahil harap-harapan na ipinapamukha sa kanya ni Keegan na hindi siya nito mahal. At wala itong pakialam sa nararamdaman niya. Ngayon lang niya napagtanto na hindi ito sincere sa marriage proposal na ginawa nito kanina. Aalis na rin tayo, Mang Fernan. Pakisundo na po ang mga bata sa kantin. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko. Kaya ayoko nang bumalik sa loob ng kantin. Malungkot na utos niya rito. Sige po, Ma'am Kaye. I-unlock ko na po ang kotse para makapasok ka na po sa loob. Tinanguan niya si Mang Fernan at sumunod siya sa likuran nito. Pagkarating niya sa parking lot, pumasok agad siya sa loob ng sasakyan. Umupo siya sa passenger seat. Sumundal siya sa upuan at ipinikit niya ng mariin ang lumuluhan niyang mga mata. Pipilitin niya nakalimutan na nangyari ngayong araw kahit sobrang hirap. Dahil parang minamaso ng paulit-ulit ang puso niyang umiiyak. Sumagitsit ang gulong sa lupa at lumipad ang alikabok sa paligid. Nang pabalipag na ipinarada ni Keegan ang wrangler sa bulwagan ng mansyon. Madilim ang anyo na bumaba siya ng sasakyan at malalaki ang hakbang na pumasok siya sa antikong gate na yari sa kahoy. Malayo pa siya sa main door ng mansyon ay natanaw na niya ang kanyang mga magulang na seryosong pinagmamasdan ang mabigat niyang paghakbang. Disappointed na nilapitan niya ang mga ito. Nagmano siya sa kanyang mga magulang kahit medyo masama ang loob niya sa mga ito. Anak, mabuti naman at pumunta ka na agad dito sa mansyon. May importanteng bagay kasi kami sasabihin sa'yo. Pag-usapan natin sa loob ng bahay. Seryoso at medyo malungkot na sabi ng mama niya. Hindi niya maintindihan kung bakit malungkot at mukhang problemado ito ngayon. Ma, pwede po ba nasabihin mo na sa akin ngayon? Kung anong problema na sinasabi mo sa cellphone kanina? Para makabalik na ako sa foundation. Naghihintay sa akin si Kaye doon dahil iniwan ko siya sa gitna ng hallway na walang paalam. Akala ko kasi may masama nangyari sa inyo ni Papa. Hindi mapakali na pag-iusap niya rito. Nag-aalala siya na baka umiiyak na ngayon si Kaye. Hindi kasi niya nasabi rito na mahal niya ito bago siya umalis. Keegan, gusto lang namin sabihin sa'yo na habang maaga pa ay hiwalayan mo na si Kaye. Nalaman kasi namin na hindi mo anak si Kenneth at Kevin. Alam din namin na hindi mo mahal si Kaye. Kaya naman hiwalayan mo na siya habang hindi pa natutuloy ang marriage proposal mo sa kanya. Kaysa naman pilitin mo ang sarili mo na makisama sa kanya kahit hindi mo siya mahal. Nalipang-iya sa sinabi ng kanyang ama. Pagkiramdam niya, sinampal siya nito ng pompyang sa tigkabilang tenga at tigkabilang pisngi. Dahil hindi niya akalain na ito mismo ang mag-uutos sa kanya na hiwalayan si Kaye. E samantalang pinilit siya nito noon na pakasalan ng dalaga. So ito ba ang dahilan kaya sinira niyo ang surprise ko kay Kaye? Gusto niyong hiwalayan ko siya dahil hindi ko tunay na anak si Kenneth at Kevin? Nakakatawa at sobrang nakakagalit, Mami, Dad. Dahil inusgahan niyo agad ang pagkataon ng asawa ko. Kahit hindi naman ninyo siya lubusang kilala. Gusto ko na malaman ninyo na kahit isang dosay na pang anak ni Kaye sa iba lalaki, ay pakakasalan ko pa rin siya. Dahil para sa akin, siya lang ang tanging babae na may busilak na puso, katulad ng puso mo, Mama. Naintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Pero hindi ka ba nag-aalala na baka malaman ni Kenneth at Kevin na hindi ikaw ang biological father nila? Saka sigurado ka ba na kaya mong tanggapin ang pangungutya ng ibang tao? Na hindi ikaw ang unang lalaki sa buhay ni Kaye? Concern na tanong sa kanya ng kanyang ina. Ma, ako ang unang lalaki na minahal ni Kaye. Kaya wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao.
Dahil alam ko na malinis at mabuting taong asawa ko, walang kagatol-gatol na sagot niya sa tanong nito. Ibig mo ba sabihin, Keegan, matagal mo nang alam na anak ni Karina ang kambal? At pwede ba sabihin mo sa amin ang dahilan kung bakit hindi mo sa amin sinabi na hindi ka ang ama ni Kenneth at Kevin? Kung hindi pa namin pinaimbestigahan si Kaye, hindi pa namin malalaman ang katotohanan na kayong dalawa'y wala talaga relasyon. Nakasimangot na sabi ng mama niya, hindi nito nagustuhan ang pagsisinungaling niya. Hindi ko sinabi sa inyo ang totoo dahil wala namang kwenta ang katotohanan. Saka hindi naman importante sa akin kung sino ba talaga ang tunay na ama ni Kevin at Kenneth. Dahil para sa kanila, ako ang ama nila. Para sa akin naman, sila ang aking mga anak. Pa, ma, mahal ko kayo. At mahal na mahal ko rin si Kaye, pati ang kanyang mga anak. Kaya sana naman, suportahan ninyo ang masayang pagsasama namin mag-asawa. Nakikiusap din ako sa inyo ngayon na sana huwag magbago ang pagtrato ninyo kina Kevin at Kenneth. Dahil ako ang una masasaktan kapag nakikita ko silang malungkot at umiiyak. Malumanay ng pakiusap niya sa kanyang magulang. Gusto niyang iparamdam at ipaintindi sa mga ito na totoo at wagas ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Kaye. Maraming pagkakataon na pwede sana niyang hiwalayan si Kaye. Kaya lang, hindi niya ginawa. Dahil parang sinasakal na mahigpit ang puso niya tuwing iisipin niya na kahit kailan ay hindi na niya ulit ito mayayakap at mahahalikan. Noon, buong akala niya ay hindi siya mai-inlove kay Kaye. Dahil hindi ito ang tipo niyang babae at malayo ito sa ideal girl niyang mayaman at sopistikada. Pero nito mga nakaraang araw, napansin niya na palagi niyang hinahanap-hanap ang matamis nitong halik at mainit nitong yakap. Anak, hindi kami tumututol sa relasyon ninyo ni Kaye. Ang gusto lang namin mangyari ay pag-isipan mo munang mabuti kung talaga ba mahal mo siya at kung siya na ba talaga ang babaeng gusto mo makasama habang buhay. Gusto ko malaman mo, anak, na ang kasalipang habang buhay na commitment na hindi mo pwedeng talikuran kapag ikaw ay nagsawa na. Mabuti, kung talaga bang handa ka nang bumuo ng sarili mong pamilya. Seryoso na pangaral sa kanya ng kanyang ama. Palagi talaga nitong iniisip ang kinabukasan at kaligayahan niya. Pa, ma, maraming maraming salamat po sa magagandang payo na ibinibigay niyo. Pero pasensya na po kayo dahil hindi ko ngayon susundin ang inyong mga payo. Buo na po kasi ang desisyon ko na pakasalan si Kaye. Magalang at malumanay na pagsuway niya sa utos ng mga ito. Para sa kanya, mabigat sa dibdib na suwayin ang utos ng kanyang magulang. Ngunit nakakamatay naman ang sakit at kalungkutan ng kanyang mararamdaman kung hihiwalayin niya si Kaye. Kasi para sa kanya, si Kaye ang lakas niya at kaligayahan. I'm so proud of you, anak. Manang-mana ka talaga sa akin. May prinsipyo at paninindigan ka. Kaya naman pumapayag na ako na pakasalan mo na si Kaye. Basta siguraduhin mo lang na hindi mo siya lolokohin at sasaktan bago mo siya pakasalan. Dahil ang tunay na lalaki ay hindi nagpapaiyak at nananaki ng babae. Niyakap niya na mahigpit ang kanyang ama pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi nito. Thank you pa. Thank you so much. Nanunubig ang mga mata na pasasalamat niya rito. You're always welcome, anak. Alam mo naman na mahal. Napatigil sa pagsasalita ang papa niya nang dumating si Mang Ben sakay ng itim na kabayo. Senyorito Keegan, kailangan mo pong pumunta ngayon sa farm dahil nahihirapan po mga anak si Mariposa. Ang sabi po ni Dr. Zeus, baka raw po masisaryan si Mariposa kapag hindi pa po nailabas ang kanyang anak hanggang mamayang gabi. Pinagpawisan siya ng malapot at kumabog na mabilis ang kanyang dibdib. Matapos niyang marinig na nahihirapang mga anak si Mariposa. Mang Ben, pumunta na po tayo ngayon sa farm. Sumaludo siya sa kanyang mga magulang bago niya tinalikuran ang mga ito. Naghihikab, nagsusuka at nahihilo na umupo siya sa ibabaw ng kama. Inaantok na inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng kwarto. Napaiyak siya nang hindi niya makita si Keegan at sigurado siya na hindi ito umuwi kagabi. Masama ang loob at naninikip ang dibdib na bumaba siya ng kama. Sumuko siya sa lababo, naghilamos at nagtoothbrush. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang morning routine, nagbihis siya ng panlakad na damit. Plano niya na pumunta ngayon sa bayan. Bibili siya sa pharmacy ng pregnancy test. Feeling kasi niya, buntis siya kaya siya nahihilo at nagsusuka. Bago siya lumabas ng kwarto, tinignan muna niya kung nagtext o tumawag ba si Keegan kagabi. Pero wala itong pinadalang mensahe. Kahit isang miss call man lang ay wala. Mang Fernan? Nanay Sonia, nasan po kayo?
malakas na tawag niya sa mga tao na kasama niya sa bahay. Good morning po, Ma'am Kaye. May ipag-uutos ka po? Mahangos na tanong sa kanya ni Mang Fernan. Mang Fernan, nasan po ang mga bata at si Mama? Bakit wala po sila dito sa loob ng bahay? Nagtataka at nakakunot ang noo na tanong niya. Ma'am, maaga po sinundo ni Senyorito Kira si Nanay Sonia at ang mga bata. May okasyon daw po kasi mamayang gabi sa hasyenda. Mailap ang mga mata na paliwanag nito sa kanya. Ha? Huh? Andaya naman nila, hindi nila ako isinama? Hindi man lang nila ako ginising tapos si Keegan hindi pa umuuwi? Feeling ko tuloy hindi na nila ako mahal kasi kahapon pa nila ako ini-ignore. Masama ang loob at nagmamaktol na sigaw niya. Ma'am Kaye, huwag na po magtampo kasi po sabi ni Senyorito Kiro kanina, pauwi na daw po sa bahay si Senyorito Keegan. Kumakamot sa ulo na paliwanag ni Mang Fernan. Ay naku, Mang Fernan, hayaan mo na umuwi dito sa bahay ng asawa ko. Nakakainis siya. Hindi niya sinabi sa akin kung saan siya pupunta kahapon. Tapos ngayon pinakuha niya kay Kiro ang mga bata. Umalis na nga tayo, Mang Fernan, para pagdating ni Keegan dito sa bahay, wala siyang maabutan na tao. Eh Ma'am Kaye, saan naman po tayo pupunta? Sa kakabilin-bilinan po ni Senyorito Keegan, nabantayan kitang mabuti. Hindi mapakali na tanong sa kanya ni Mang Fernan. Kanina pa niya napapansin na parang balisa ito. Mang Fernan, pupunta po tayo sa bayan. Mamimili tayo ng pagkain na gusto kong kainin. Naglalaway na sagot niya sa tanong nito. Kahapon pa siya natatakam sa Indian mango na may bagoong. Okay po, Ma'am Kaye. Tayo na po. Pinauna niya si Mang Fernan sa paglalakad. Simula noon dumating ito sa mansyon ni Keegan, palagi siya nitong inaalalayan at binabantayan. Iniisip nga niya na si Mang Fernan ay driver at personal bodyguard niya. Dahil halata naman na marunong itong mangarate. Maskulado kasi ang katawan nito. Hindi pa sila nakakarating sa garahe ay natanaw na nila ang pagdating ng Wrangler ni Keegan. Nakasimangot na bumalik siya sa loob ng bahay. Ayaw niya kasing salubungin ang kanyang asawa dahil baka masigaw at masapak niya ito. Wifey, bakit naman hindi mo ko sinalubong ng mainit na yakap at matamis na halik? May pasalubong pa naman ako sa iyo ng white dress. Kasigaw na tanong sa kanya ni Keegan habang naglalakad dito papasok sa loob ng bahay. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at ni hindi niya tinapunan ng tingin ang napakaputing bestida na hawak nito. Dumapa siya sa malambot na sofa at tinakpan niya ang una ng tigkabilang tenga niya. Hey, wifey, okay ka lang? Bakit umagang-umagay inaantok ka? May sakit ka ba? Gusto mo ba na dalhin kita ngayon sa hospital? Nag-aalala na tanong nito sa kanya na para bang hindi siya dito sinaktan kahapon. Okay lang ako, Keegan. Medyo inaantok lang ako dahil napuyat ako kagabi. Sa kakaisip, gusto makabilang pugad na ba yung ibon mo? Paasik na sagot niya sa tanong nito. Sumakabilang pugad talaga? Hindi ba pwede sumakabilang puday para masarap pakinggan? Tumatawa na pang-aasar nito sa kanya. Bisit ka, Keegan. Nakita mo na nga nag-iamot at nasasaktan ako ngayon. Pinagtatawanan mo pa ako? Ayoko na talaga sa'yo. Hindi mo na nga ako mahal. Niloloko mo pa ako. Umiiyak na bulyaw niya sa kanyang asawa. Na namimilipit kakatawa. Tuwang-tuwa talaga ito na asarin siya. Wifey, huwag na huwag mo na ulit sasabihin ng salitang ayaw mo na sakin. Dahil hindi ako papayag na iwanan mo ako. Dahil ang pagmamahal mo ang aking kalungan at ang iyong mga bisig ang aking kamatunan. Emotional na saad ni Keegan habang hinahalikan siya nito sa pisngi. Achoo! Achoo! Napabahing siya nang maamoy niyang amoy damo at amoy buhangin ng damit nito. Lumayo ka nga sa akin, ang baho mo! Pumunta ka sa banyo, maligo ka! Naduduwal na utos niya rito. Kumunot ang noo ni Keegan nang makita niya nasusuka si Kaye at namumula ang ilong nito. Palihim niyang pinagmasdan ang kanyang asawa na kahapon pa nagmamaktol. Alam niya na nagtatampo ito dahil iniwan niya ito sa kabataan niya ka-foundation. Wifey, huwag ka na magtampo. Tayo na sa kwarto, bubuhatin kita. Matutulog tayo maghapon, tapos mamayang gabi pupunta tayo sa hasyenda. May gaganapin kasing importanteng okasyon doon. Matulog ka mag-isa mo, pupunta kami ni Mang Fernan sa bayan. Bibili ako ng hilaw na mangga at bagoong. Gusto ko rin kumain ng ice cream at piniritong talong. Nanunubig ang bibig na sabi niya. Kumunot ang noo niya nang pumapalakpak na malakas si Keegan at bigla siya nitong kinarga papunta sa master bedroom. Keegan, ibaba mo nga ako. Lalo ko nahihilo at nasusuka sa ginagawa mo. Sumasakit ang sentido na saway niya rito. Okay, wifey.
Nakangiti na inihiga siya ni Keegan sa ibabaw ng kama at paulit-ulit nitong hinalikan ang maimpis nitong tiyan. Bakit mo hinahalikan ang tami ko? Nakikiliti na tanong niya sa kanyang asawa. Wifey, I kiss your tummy because I know you're pregnant. Naglalaway ka sa hilaw na mangga, nahihilo ka, nagsusukat ng tatampo. Lahat ng yun ay may senyales na ikaw ay buntis. Kaya naman matulog ka na ulit para mabilis lumaki ang anak natin dyan sa loob ng tiyan mo. Si Mang Fernan na lang ang uutusan ko na bumili ng mangga at bagoong sa palengke. Che, huwag mo kong lambingin, saka pwede ba lumayo ka sa akin dahil nasusukat talaga ako sa amoy mo. Nakatakip sa ilong na pagtataboy niya kay Keegan. Okay, maliligo muna ako bago kita lambingin. Nakataas ang mga kamay na saad nito. Bumaba ito sa kama at inilapag nito sa ibabaw ng mesa ang cellphone nito. Dali-dali siyang bumaba ng kama nang pumasok na si Keegan sa loob ng banyo. Kinakabahan at nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa. Munti ka na niyang mabitawan ng cellphone nang biglang may pumasok na mensahe. Sir Keegan, nanganak na po si Mariposa. Lalaki po ang anak niya, malusog at malakas dumede. Pumapalahaw ng iyak na ibinato niya sa pader ang cellphone. Matapos niyang mabasa ang mapanakit na mensahe galing sa tauhan ni Keegan. Napatakbo si Keegan palabas ng banyo nang marinig nito ang malakas na pag-iyak niya. Kaye, ano nangyari? Bakit nakalapig ka riyan sa sahig? Sinampal niya si Keegan ng malakas nang mangyayakapin siya nito. Huwag mo kong hahawakan at huwag na huwag ka lalapit sa akin, nandidiri ako sa'yo. Paano mo ako nagawang pakasalan ay may asawa ka na pala? At ang pinakamasakit sa lahat, nanganak ngayong araw ang asawa mo kung kailan nalaman ko na buntis ako. Galit na bulyaw niya sa pagmumukha nito. Ano? Anong asawa? At sino babaeng nanganak ngayong araw? Nagmamaang maanga na tanong nito sa kanya. Napakagaling talaga nito magsinungaling. Buisit ka Keegan, magsisinungaling ka pa talaga? Itatanggi mo pa talaga sa akin na wala kang kabit at anak sa labas? Napakalinaw, nabasa ko ang taks ng tauhan mo, nanganak ngayong araw si Mariposa ng isang malusog na batang lalaki. Umiiyak sa galit na sigaw niya sa pagmumukha nito. Malakas na tawa ni Keegan nang marinig nito ang sinabi niya. Napaupo ito sa sahig, kakatawa. Samantalang siya ay halos mapatid ang ugat niya sa leeg, kakaiyak at kakasigaw. Umigil ka sa kakatawa, Keegan. Dinurog mo na ang puso ko. Pinagtatawanan mo pa ako? Tumutulo ang luha at sipon na saway niya rito. Wifey, nakakatawa ka naman talaga. Dahil pinagsisulosan mo ang kabayo kong si Mariposa. Saka bakit ba palagi mong iniisip na lolokohin kita? E samantalang mahal na mahal kita. At ikaw lang ang babaeng na gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Tanging ikaw lang ang babaeng na gusto kong mayakap at mahalikan tuwing umaga at gabi. Wifey, gusto ko rin malaman mo na you complete me. Binigyan mo ako ng mga anak at pinuno mo ng pagmamahal itong mansyon ko na sobrang tahimik noon. Pinintahan mo rin ang matingkad na pula itong puso ko na buong katapatan na umiibig sa'yo. Napatigil siya sa pag-iiyak matapos niyang marinig ang nakakakilig na talumpati ni Keegan. Sumisinghot na umupo siya sa kandungan nito at malambing na hinaplos niya ang pisngin nitong namumula dahil sa malakas na pagsampal niya kanina. Talaga? Kabayo mo ang nanganak? Hindi ang kabit mo? Saka totoo ba na mahal mo ko? Kasi kung totoong mahal mo ko, bakit ngayon mo lang sinabi? Pagkatapos ko mag-overthink na hindi mo ako kayang mahalin kahit kailan. Dahil ako'y nagtitinda lang ng suman at banana queue sa bangketa. Wifey, totoong mahal kita. Hindi ko alam kung kailan kita minahal. Basta ang alam ko lang, tumitubok ng mabilis itong puso ko pagkasama kita. At sigurado ko na ikakamatay ko kapag lumayo ka sa akin. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit mahal kita. Pero sigurado ako na mahal kita dahil yun ang paulit-ulit na binibigkas ng aking utak. Ang pangalan mo naman at ang kagandahan mong taglay ang palagi nakikita ng puso ko. Saka ang totoo na si Mariposa ay babaeng kabayo. Siya nga ang dahilan kung bakit umalis ako sa foundation kahapon dahil nahihirapan siya manganak. Malambing na sagot nito sa tanong niya habang hinahalikan nito ang luha na umaagos sa makinis niyang pisngi. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na sampalin ka. Ikaw naman kasi umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin. Saka gusto kong makita si Mariposa para makasigurado ako nakabayo nga siya. Yeah, sure. Dadalhin kita sa kwadra ng mga kabayo mamaya. Isusumbong kita kay Mariposa na pinagsasalosan mo siya para sipain ka niya.
natatawang biro sa kanya ni Keegan. Ikaw talaga, puro ka biro. Inaasar mo pa rin ako kahit nakikita mo na akong sinisipo na tumiiyak. Nakapout na pagrereklamo niya rito. Wifey, ang sarap mo kasing asarin. Lalo kang gumaganda kapag nagagalit ka. Pero gusto ko na ipangako mo sa akin ngayon na kahit kailan ay hindi ka na ulit magagalit. Dahil baka mapilas itong mukha ko kapag sinampal mo ulit ako ng malakas. Natawa siya sa hiling ni Keegan dahil para itong bata na humihingi ng candy. Oo, promise na hindi na kita ulit aawayin kung hindi ka gagawa ng kasalanan. Tandaan mo, nagagalit lang ang mga babae kapag may ginagawang kalokohan ng asawa nila. Kaya naman magpakatino ka kung ayaw mo mag-away tayong dalawa. Of course, wifey. Good boy ako araw-araw, pati itong ibon ko. Pero ngayon, gustong manukha ng ibon ko eh. Kaya pumunta na tayo sa banyo para makapag-lovey-dovey tayong dalawa. Nakabungis-ngis na bulong sa kanya ni Keegan. At walang kaabog-abog na binuhat niya ito papasok sa loob ng bathroom. Hindi na siya nagpakipot pa. Dahil excited naman ang monay niya na matuka ng macho nitong ibon. Nagising siya nang dumampi ang malamig na hangin sa makinis niyang balat. Inaantok na bumaba siya ng kama. Isinarado niya ang mga bintana at ibinaba niya ang mga kurtina. Binuhay niya ang lampshade. May nakita siyang notes na nakadikit doon. Wifey, nauna na akong pumunta sa hasyenda. Hindi na kita ginising dahil alam ko na napagod ka sa lovey-dovey natin kanina. Wifey, pagkagising mo pumunta ka na agad dito sa hasyenda. Isuot mo ang bestida, chinelas at halas na inihanda ko para sa'yo. Napangiti siya nang mabasa niya ang sweet notes ni Keegan. Kinikilig na hinalikan at niyakap niya ang sulat. Itinago niya ang sulat sa loob ng drawer bago siya pumunta sa loob ng banyo. Pagkatapos niya maligo, kumakanta na isinusuot niya ang white dress na may maliit na brilyante sa dibdib at baywang. Nag-apply siya ng makeup at pinahiran niya ng red lipstick ang kanyang kissable lips. Nag-spray din siya ng mamahaling pabango. Ang ganda-ganda ko. Nakangiti, napapuri niya sa kanyang sarili habang marahan siyang umiikot sa harapan ng salamin. Senyorita Kaye, gising ka na po ba? Napatigil siya sa pag-ikot nang marinig niya ang sigaw ni Mang Fernan sa labas ng master bedroom. Opo, gising na po ako. Sandali lang po, papatayin ko lang po yung lampshade. Nagmamadali na pinatay niya ang lampshade bago siya lumabas ng kwarto. Magandang gabi po, senyorita. Mag-ingat ka po sa pagbaba ng hagdan. Binilinan po ako ni Senyorito Keegan na alalayan ka sa paglalakad. Para daw po hindi kayo matumba kapag bigla kayong nahilo. Magalang na paalala sa kanya ni Mang Fernan. Huwag po kayong mag-alala, Mang Fernan. Hindi po ako nahihilo ngayon. Saka kayang-kaya ko pong bumaba ng hagdan. Magkasabay na bumaba sila ng hagdan. Sinigurado talaga ni Mang Fernan na hindi siya madudulas dahil nakasunod ito sa likuran niya. Binuksan ni Mang Fernan ang pinto ng sasakyan bago ito umupo sa passenger seat. Senyorita, flowers for you. Pinabibigay po ito sa inyo ni Senyorito Keegan. Kinuha niya sa kamay ni Mang Fernan ang isang bugkos ng yellow tulips. Nakangiti na inamoy niya yon. Binuhay ni Mang Fernan ang makina ng sasakyan at maingat ito nagmaneho sa gitna ng kalsada. Kinabahan siya at kumunot ang noo niya nang iliko ni Mang Fernan ang sasakyan papunta sa Paradise Island. Mang Fernan, sa Hacienda Salvador po tayo pupunta. Pero bakit dinala mo ako dito sa Paradise Island? Senyorita Kaye, utos po sa akin ni Senyorito Keegan. Nadalhin ka daw po dito sa dalampasigan para daw po makuha mo ang surprise gift na ibinaon niya sa buhangin. Malumani na sagot nito sa tanong niya. Yakap-yakap ang bulaklak na bumaba siya ng sasakyan. Napapikit siya nang humampas ang malamig na hangin sa maganda niyang mukha. Ma'am Kaye, dito ka po dumaan. Itinuro sa kanya ni Mang Fernan ang pathway na gawa sa kristal ng mga bato. Nilalamig na marahan siya naglakad sa elegant pathway. Nang matanaw niya ang dalampasigan ay biglang pumailan lang sa buong paligid ang awitin na You Will Always Be My Baby. At biglang nabuhay ang mga crystal stone na kanyang tinatapakan. Tumulo ang luha niya at naninigas ang kanyang mga paa nang mapagtanto niya na may surprise party na nakahanda para sa kanya sa dulo ng dalampasigan. Kumakabog ang dibdib na muli niyang inihakbang ang kanyang mga paa.
Napatigil siya sa paglalakad nang makita niya si Keegan at ang kanyang mga anak na nakatayo sa harapan ng mini altar na itinayo sa dalampasigan. Umiiyak habang nakangiti na pinagmasdan niya ang umaalo na karagatan. Lalo siya napaiyak na lumabas sa ulap ang bilog na buwan. Wifey, pumunta ka na dito sa altar para masimulan na ni Father ang ating wedding ceremony. Malambing na sigaw sa kanya ni Keegan. Keegan, salamat. Para sa bonggang beach wedding na to sa ilalim ng buwan, tinupad mo talaga ang dream wedding ko. Sumisigok na pasasalamat niya sa kanyang asawa. Wifey, mamaya mo na ako pasalamatan. Mamaya ka na rin mag-emote. Kasi hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka muli. Kinikilig na sigaw nito, kaya naman natawa ang mga bisita. Ito na po, maglalakad na. Pumapatak ang luha na naglakad siya papunta sa altar. Sinalubong siya ng matamis na halik at mahigpit ng yakap ni Nanay Sonia, Kevin at Kenneth. Ako rin, wifey, pahalik at payakap. Nakadipang hiling sa kanya ni Keegan. Che, mamaya ka na yumakap at humalik pagkatapos ng kasal natin. Kinikilig na pagtanggi niya sa request nito. Diyos mio, ko yung mag-asawa talaga oh. Napakaharo ninyo kahit saan kayo pumunta. Yakapin mo na nga kay itong asawa mo dahil baka bigla itong umiyak kapag hindi na pagbigyan ng hiling. Nakangiti na utos sa kanya ni Nanay Sonia at ibinigay nito kay Keegan ang kamay niya. Sa wakas, andito ka na sa tabi ko. Akala ko kasi alas 12 na ng gabi ka pagigising eh. Bulong sa kanya ni Keegan habang magkahawak kamay silang tumayo sa harapan ng pare. Mga anak, mamaya na kayo magbulungan na mag-asawa dahil sisimulan ko na ang inyong wedding ceremony. Malumanay nasaway sa kanila ni Father. Tinanguan nila ang pare at seryoso silang tumayo sa harapan nito. Tumunog ang bell na hawak ng sakristan. Hudyat na magsisimula na ang kasal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Malumanay na wika ng pari at mga bisita. Good evening to all of us, my dear brothers and sisters. We are all gathered here today to witness the sacred matrimony of our brother Keegan Salvador and our sister, Kaye Rubero. But before we go, let me ask you first, my brothers and sisters, if someone of you is again to this wedding ceremony, you may now speak or else you will remain silent for the rest of your life. Malumanay na tanong ng pari sa mga bisita. Walang kahit na sino man ang gustong magsalita. Ang alon ng dagat, mga huni ng panggabing hayop at romantikong kanta ang tanging maririnig na tunog sa buong dalampasigan. Thanks to the Almighty Father in Heaven, no one else dare to talk. Let's start the wedding ceremony. Keegan Salvador, did you came here in front of the altar to be wedded to Kaye Rubero by your own will? And no one forced you? Seryoso na tanong dito ni Father. Yes, Father, I do. Nanunubig ang mga mata na sagot ni Keegan habang pinagmamasdan nito ang maganda niyang mukha. Kaye Rubero, did you came here, in front of the crowd, to be wedded to Keegan Salvador, by your own will, and no one forced you? Seryosong tanong din sa kanya ng pare. Yes, Father, I do. Garalgalang boses na sagot niya sa tanong nito, habang mahigpit na naka-holding hand siya kay Keegan. Keegan and Kaye, you may now exchange your vows as you exchange your wedding ring. Nagagalak na utos sa kanila ng pare. Paulit-ulit na hinalikan ni Keegan ang palad niya bago nito binigkas ang nakakakilig nitong wedding vows. Wifey, gusto kong malaman mo na mahal kita. Ganito din ang nararamdaman ko nung una tayong ikinasal. Hindi ko lang agad sinabi sa'yo dahil akala ko sapat na para sa'yo ang pag-aalaga at pagrespeto na ibinibigay ko sa'yo araw-araw. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala sapat na ipakita ko lang sa gawa na ikaw ay aking minamahal. Dahil mas mararamdaman mo pala ang aking pagmamahal kapag ito ipinakita ko sa salita at gawa. Maraming taong nagtatanong kung bakit ikaw ang babae na pinili kong mahalin at pakasalan. Ang palagi ko sinasagot sa kanila ay hindi ko alam. Dahil ang alam ko lang ay mahal na mahal kita.
at ikaw ang tanging babae na pinili ng puso't isipan ko para mapangasawa. Wifey, gusto kong malaman mo na ang pinakamasayang araw ng buhay ko ay noong sinabi mo sa akin na mahal mo ko. Kaya naman nangangako ako ngayon sa Panginoon, sa iyong ina, sa ating mga anak at sa harapan ng mga bisita na mamahalin kita, aalagaan at irerespeto hanggat ako'y humihinga. Wifey, thank you so much for loving me, for completing my life. Gusto ko rin ipaalam sa'yo na ang pinakamatibay kong sandata sa hamon ng buhay ay ang pagmamahalan nating dalawa at ang ating buong pamilya. Ipinapangako ko rin ngayon sa iyong ina at ating mga anak na hinding-hindi kita sasaktan at hinding-hindi kita paiiyakin. Kaye Rubero, I, Keegan Salvador, take you to be my lawfully wedded wife. Take and wear these three rings as a sign of everlasting love. In sickness and health, for richer or poorer, for better or for worse, till death do us part. Tatlong singsing ang isusuot ko sa daliri mo ngayon. Dahil noong unang kasal natin, hindi kita nabigyan ng singsing. Kahapon din na nag-propose ako sa'yo, hindi kita nabigyan ng singsing. Kaya naman tatlong wedding ring ang hawak ko ngayon. Naguunahan sa pagpatakang mga luha niya nang lumuhod sa harapan niya si Keegan para isuot sa mga daliri niya ang diamond rings. I love you. I love you so much, Mrs. Kaye Rubero Salvador. Buong pagmamahal na saad ni Keegan habang isinusuot nito ang mga singsing sa ring finger niya. Sumisigok at nanlalabo ang kanyang mga mata na niyakap niya na mahigpit ang kanyang asawa. Keegan, thank you so much for these three rings and thank you so much for your sweet and wonderful wedding vows. Garalgal ang boses na pasasalamat niya kay Keegan. Wifey, katulad nga ng sinabi ko sa'yo, araw-araw, hindi mo ko kailangan pasalamatan because you deserve to be happy and karapat dapat kang mahalin at alagaan. Stop crying para mabigkas mo ang maayos ang wedding vows mo. Buong pagmamahal na tinitigan niya sa mata ang kanyang asawa at huminga muna siya ng malalim bago niya binigkas ang kanyang wedding vows. Keegan, una sa lahat, buong puso ako nagpapasalamat sa pagmamahal at sa pagtanggap mo kay Kevin at Kenneth. Gusto ko rin ipaalam sa'yo na ikaw ang patunay na hindi lahat ng lalaki ay naghahanap ng maganda, sexy, maputi, matalino at bilyonaryang babae. Dahil na in love ka sa babaeng katulad ko na nakatira sa squatter area, aminado ako na gusto kong yumaman. Dahil alam naman nating lahat na kailangan natin ng pera na panggastos araw-araw. Kaya naman iisa lang ang ating pangarap, yun ay ang yumaman. Ngunit na makilala kita, Keegan, nasabi ko sa aking sarili na mamahalin kita hanggang sa aking pagtanda. Kahit ikaw ang pinakamahirap na tao dito sa ibabaw ng lupa, dahil tanging sa'yo lang pumipintig ang puso kong to. Ang pangalan at gwapo mo namang mukha ay parang mamahaling painting na nakaukit sa aking utak. Kaya naman hirap na hirap ang kalooban ko kapag hindi kita nakikita dahil minuminuto, oras-oras, at araw-araw kong hinahanap at gustong makita nitong puso't isip ko. Keegan, gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi dahil gwapo't mayaman ka, kung hindi dahil ikaw ang pinili nitong puso ko na mahalin at pagsilbihan ka habang buhay. Keegan, kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi ko mararanasan na ikasal sa beach. Kaya naman iingatan ko mabuti itong magical moment na ibinigay mo sa akin ngayon. Keegan Salvador, gusto kong malaman mo na I am blessed, I am happy, and I'm really grateful to be your lawful wedded wife. Ikaw ang buhay na instrumento na ibinigay sa akin ng Panginoon para magkaroon ako ng marangyang buhay. Keegan, ipinapangako ko sa'yo, naaalagaan ko mabuti ang tiwala, pagmamahal at ang mga material na bagay na ibinigay mo sa akin. Tumigil siya sa pagsasalita nang bigla siyang mahilo. What's wrong, wifey? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Keegan. Keegan, nahihilo ako. Mag-relax ka muna, wifey. Mamaya mo natapusin ang wedding vows mo kapag hindi ka na nahihilo. Isinandig siya ni Keegan sa maskulado nitong dibdib. Nang bumalik na sa normal ang kanyang pakiramdam,
muli niyang binigkas ang karugtong ng kanyang wedding vows. Habang nakayakap siya ng mahigpit sa bewang ng kanyang asawa. Keegan, alam ko na selosa ako. Kaya naman pwede bang huwag ka nang tumingin at ngumiti sa ibang babae para hindi ako mainis? Natawa ang mga bisita nang marinig na mga ito ang sinabi niya. Keegan, ipinapangako ko sa iyo ngayon, sa aking ina, sa ating mga anak, sa mga bisita, at sa poong may kapal, na mamahalin, pagsisilbihan at aalagaan kita araw-araw. Ipinapangako ko rin sa iyo na ako'y magiging responsable at huwarang ina sa ating mga anak. Ipinapangako ko rin sa iyong mga magulang at sa iyong kapatid na tanging ikaw lang ang lalaki na iibigin ko hanggat ako'y humihinga. Ay, Kaye Rivero, wholeheartedly, thank you Keegan Salvador to be my lawfully wedded husband. In return, please, take and wear this ring as a symbol of my undying love for you. In sickness and health, for richer or poorer, through thick and thin, in sadness and happiness, till death do us part. Lumayo siya sa katawan ni Keegan para isuot ang wedding ring sa ring finger nito. Hinalikan siya ni Keegan sa likod ng palad at mga daliri nang tuluyan niyang maisuot ang singsing sa daliri nito. By the power vested upon me, by Holy Catholic Church, I may now pronounce you husband and wife. Son, you may now kiss your bride. Nakangiti na utos ng pari kay Keegan habang binabasbasan sila nito ng holy water. Malambing na hinawakan ni Keegan ang malambot niyang pisngi at dahan-dahan na lumapit ang labi nito sa labi niya. Kusang pumikit ang talukap ng kanyang mga mata nang lumapat ang labi ni Keegan sa labi niya. Mainit at nakakadarang ang halik dahil yun ay halik ng tunay at wagas na pag-ibig. Kaye and Keegan, congratulations for both of you. Humayo kayo at magpakarami. Masayang bati sa kanila ng pare at muli sila nitong binasbasan ng holy water. Congratulations, Kaye and Keegan! Sa wakas, tapos na ang kasal. Makakapag-night swimming na tayo sa dagat. Masaya at excited na sigaw ng mga bisita habang nakangiti at pumapalakpak ang mga ito. Everyone, maraming maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa kasal naming mag-asawa. Yumukod si Keegan sa harapan ng mga bisita upang ipakita sa mga ito na sincere ito sa paghingi ng thank you. Magkahawak kamay na tumayo sila sa gitna ng mga bisitang nagkakasiyahan. Girls, magready na kayong lahat dahil ihahagis ko na itong bulaklak. At kung sino man ang makakasalo nitong bulaklak, congratulations na agad sa upcoming wedding ninyong mag-asawa. Ano, ready na ba kayong lahat? Excited na tanong niya sa mga kababaihan. Yes, Kaye, ready na kami lahat. Malakas at sabay-sabay na sagot ng mga ito. Okay. 1, 2, 3! Nakangiti na inihagis niya sa ere ang bulaklak na saluyo ni Micaela, ang kababata ni Kiro. Oh my God, yes! I'm getting married next year! Pabirong sigaw ni Micaela dahil wala naman itong boyfriend. Ay sus! Baka naman next month, ikakasal na kayo ni Kiro. Tudyo rito ni Keegan. I hope so, Kuya Keegan. Sana nga, magdilang hanghel ka para mapansin na ni Kiro itong kagandahan ko. By the way, Kuya, congratulations sa inyong mag-asawa. Nakapout na saad ni Micaela. Piniflex talaga nito ang labi nitong napakapula dahil sa red lipstick. Thank you, Mika. You're welcome, Kuya. Sige, maiwan ko na kayo. Pupuntahan ko po si Kira sa buffet table para mapansin na itong beauty ko. Umiimbay ang balakang na naglakad si Micaela papunta sa buffet table. Keegan, palagay ko may gusto si Micaela kay Kiro. Kasi ako may kinang ang mga mata niya tuwing makikita niya ang twin brother mo. Tama ka, wifey. May gusto nga si Micaela kay Kiro. Hindi lang yung nakikita ng kapatid ko. Dahil busy siyang sumisisid sa kuweba na bumubuka at sumasara. Natatawa na tinakpan niya ng palad ang bibig ni Keegan. Dahil umandar na naman ang kapilyuhan nito. Keegan, tigilan mo nang ang kaharutan mo dahil baka marinig ka ng ibang tao. Nakatikwas ang kilay na saway niya sa kanyang asawa na nakabungis-ngis. Okay, wifey. Isasara ko na tong bibig ko. Kung sasama ka sa akin ngayon din, doon sa batuhan. Huh? Anong gagawin natin doon sa batuhan? Nagmaang-maangan na tanong niya kay Keegan
Kunwari, hindi niya alam kung anong gagawin nito sa batuhan. Wifey, huwag ka na magtanong. Pupunta tayo sa batuhan para maghani... Ayoko na maghani mo sa batuhan. Malamig doon at masakit sa likod. Pabulong na wika niya habang umaatras siya palayo sa tabi nito. Wifey naman eh. Sige na. One round lang. Nagpapaawa na request nito sa kanya. Blah! Nakadila na pag-iinis niya kay Keegan bago niya ito tinalikuran. Lalong naging maayos at naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa pagkatapos nilang ikasal. Sa katunayan nga ay araw-araw siyang pinaliliguan ni Keegan at ipinagluluto siya nito ng mga pagkain na gusto niyang kainin. Araw-araw din siya nitong sinasamahan sa park para magbilad sa araw. Work from home na rin si Keegan dahil sumasama ang pakiramdam niya kapag hindi niya ito nakikita at naaamoy. Si Keegan ang pinaglilihian niya kaya naman ayaw niya itong mawala sa kanyang paningin. Honey Bunch, pumunta ka rito sa kwarto, bilis! Dahil sumisipa ang anak natin, ninahanap ka! Pasigaw na tawag niya sa kanyang asawa. Ngunit hindi ito sumasagot at hindi rin ito pumupunta sa kwarto. Kaya naman nakabusangot ang mukha na pinuntahan niya ito sa opisina. Naabutan niya si Keegan na may kausap sa laptop, ang mga buyer ng hybrid na kabayo. Kaya naman hindi niya ito inistorbo. Naglibot-libot siya sa loob ng opisina. Ngunit na muling sumipa ang kanyang anak, napatakbo siya sa tabi ni Keegan at masaya siyang umupo sa kandungan nito. Honey Bunch, hawakan mo ang tiyan ko, dali, sumisipa ang anak natin. Salubong ang kilay na hinalikan at hinimas nito ang tiyan niya. Nakasimangot ito dahil inistorbo niya ang business meeting nito. Honey Bunch, galit ka ba? Dahil inistorbo ko ang trabaho mo? Paiyak na tanong niya sa kanyang asawa. No, wifey, hindi ako galit sa'yo. Nakakunot lang ang kilay ko dahil iniisip ko na may nasa iyo ang anak natin. Dahil sumisipa lang siya kapag nasa kalagitnaan ako ng meeting, eh pwede naman siyang sumipa tuwing free time ko. Malumanay na paliwanag nito sa kanya. Habang sinesenya sa nito ang mga buyer ng kabayo, natapos na ang meeting. Palagay ko Honey Bunch, mana sa yung anak natin. Dahil business minded na agad siya. Kahit hindi ko pa siya sinisilang. Palagay ko sa ating dalawa nagmana ang anak natin. Dahil pareho tayong mabait at matalino. Anyway, anong ginagawa mo dito sa loob ng opisina ko? May kailangan ka ba? May pagkain ka na gustong kainin? Nagpapaikot ng ballpen sa daliri na tanong nito sa kanya. Wala akong kailangan sa'yo. Pero ngayon tinanong mo ako, meron na. Pwede bang pumasyal tayo sa bayan? Gusto kong kumain ng shawarma at sisig. Gusto ko rin bumili ng magkadikit na saging, magkadikit na mangga at magkadikit na makopa. Nakapuppy eyes na hiling niya sa kanyang asawa. Okay, sure. I will grant your request right away, wifey. Pero pwede bang tigilan mo na ang kakabili ng magkadikit na prutas? Dahil baka maging quadruplets ang anak natin. Kapag nangyari yon, siguradong mahihirapan ka manganak. Nanindig ang mga balahibo niya sa katawan na magsing-in sa puso at isipan niya ang sinabi ni Keegan. Honey Bunch, hindi naman totoo ang kasabihan ng mga matatanda na kapag naglihi ang buntis sa kambal na prutas, ay kambal na rin ang magiging anak niya. I'm not sure, wifey, kung totoo o hindi ang kasabihan. Pero isang bagay lang alam ko na sigurado mangyayari. Maaring kambal o quadruplets ang anak natin. Dahil pareho tayong may lahing kambal. Ay Diyos ko, Honey Bunch, paano natin naalagaan ang mga bata? Mabuti sana kung marunong kumanta at magpatulog ng newborn baby ang ibon mo. Problemado na tanong niya kay Keegan habang nakatitig siya sa ibon nitong natutulog. Wifey, bakit naman napasok sa usapan natin ang ibon ko? Eh pareho naman nating alam na magaling lang itong gumawa ng bata. Pero hindi ito marunong kumanta at sumayaw. Umiiling na pangangatwiran nito sa kanya. Okay, fine. Simula ngayon, hindi mo na pwedeng ipasok sa pugad ko yung ibon mo. Dahil puro pasarap at pagkain lang naman ang Mona yung alam niyang gawin. Pero wifey, libangan ng ibon ko ang matulog sa loob ng pugad mo tuwing gabi at... Nope. Hindi talaga ako papayag na pumasok sa loob ng pugad yung ibon mo hanggang hindi pa ako nakakapanganak. Dahil sigurado ako, magiging quadruplets ang anak natin. Saka wala ng pero-pero dahil buo na ang desisyon ko na hindi tayo pwede maglabi-dabi sa loob ng 7 buwan. Okay, wifey, susundin ko ang utos mo ngayon din. Nakangisi na saad ni Keegan at walang paalam na dinakman nito ang petsay niya. Ay Honey Bunch, ang daya mo, hindi ka tumutupad sa usapan. Malakas na tili niya. I'm just exercising my hand.
umaalog ang balikat na sabi ng kanyang asawa. Tuwang-tuwa talaga ito na asarin siya. Honey Bunch, mamayang gabi mo nalang hawakan at kainin tong monay ko. Pumunta na tayo ngayon sa bayan, gutom na ako eh. Nagpapa-cute na request niya sa kanyang asawa. Akala ko ba hindi mo na ipapakain tong monay mo sa akin? Eh bakit biglang nagbagong isip mo? Inarapan niya si Keegan at tinadtad niya ito ng kurot sa balikat. Nagbago ng isip ko dahil alam ko naman na hindi mo susundin ang utos ko. Naka-ismid na wika niya at nagmamadali na lumabas siya ng opisina. Bago pa lumipad ang ibon ni Keegan, papasok sa kinikilig niyang pugad. Wifey, sandali! Huwag kang tumakbo o baka madapa ka! Tumatakbo na sigaw ni Keegan. Hinapit nito ang bewang niya at walang kahirap-hirap nang kinarga siya nito pababa ng hagdan. 6-footer si Keegan. Kulay kayumanggi ang makinis nitong balat. Maskulado ang katawan nito. At ang pipino nito ay humahaba ng 6 inches kapag galit. Kaya naman nakakalimutan niya kung ano ang kulay ng ulap kapag dinadala siya nito sa langit. Dahan-dahan na ipinasok siya ni Keegan sa loob ng black limousine. Honey Bunch, mamamaling kita yung nagamit ito? Diyos mio, baka isipin ng mga tao na sobrang yabang natin. Wifey, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante sa akin ay ang kaligtasan mo at ang kaligtasan ng anak natin. Saka walang karapatan ng ibang tao na pakialaman ang buhay natin dahil wala naman silang ambag sa buhay natin. At lalo namang hindi sila ang bumili nitong limousine, kundi ako. Malumanay na pangangatwiran sa kanya ni Keegan habang pinapaandar nito palabas sa garahe ang limousine. Sa bagay, may point ka. Bakit ko nga ba iintindihin ang sasabihin ng mga chismosa? Eh wala naman silang ibang alam gawin kung hindi pagchismisan ang buhay ng ibang tao. Kahit hindi naman nila alam kung ano ba talaga ang totoo. Tumatango na pagsang-ayon niya sa sinabi nito. Wifey, talaga naman tama lahat ng mga sinabi ko dahil tayong dalawa lang ang magtutulungan para lalong umulad ang ating buhay at tayong dalawa ang magkasama hanggang sa huli nating paghinga. Malambing na paliwanag ng kanyang asawa, pinisil pa nito ang cute niyang pisngi. Hinalikan niya ito sa labi at sumubsob siya sa malapad nitong dibdib. Nagiging emotional siya sa tuwing lalambingin siya nito. Wifey, umayos ka ng upo. Dahil hindi ko maipark na maayos doon sa sakyan, inuupuan mo kasi ang kamay ko. Lumayo siya sa katawan ni Keegan at pasimple niyang pinunasan ang isang butil ng luha na pumatak sa kanan niyang mata. Bumaba si Keegan ng sasakyan at ipinagbukas siya nito ng pinto. Nakangiti na tinanggap niya ang nakalahad nitong palad. Inilak ni Keegan ng sasakyan bago siya nito inakay papunta sa public market. Kaya naman nila na mamalengke sa hypermarket. Pero mas pinili nila na mamili sa public market para suportahan ang mga maliliit na negosyante. Natatakam na dinampot niya ang red apple at lansones. Kukuha din sana siya ng manggang hinog sa fruit basket. Kaya lang, bigla siyang kinausap ng tindera. Uy, Kaye, di ba ikaw yung karatig bahay ko sa barangay Halimuyak? Na may sirasirang bahay? Ang taba mo ngayon ah, saka ang laki ng tiyan mo. Nabuntis ka na ba ng gwapong bilyonaryo na nakabangga sa'yo? Usap-usapan kasi sa barangay natin. Nakabit ka daw ng bilyonaryo. Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Belen, ito ang number one na chismosa sa barangay Halimuyak. Ay naku Belen, ikaw pala yan. Hanggang ngayon ba kabit ka pa rin ng siman? Kasi lalong pumapangita mo katugali mo. Saka tingin ko, tuyot-tuyot ka na. Dahil kitang-kita na ang buto sa liig mo at pisngi. Saka alam mo Belen, mataba ako ngayon dahil masarap ang asawa ko. Kaya sana naman masarap din ang kabit mo. By the way, pabili ako nitong prutas mo para makabili ka ng sunscreen at lotion. Nakangiti na pang-okray niya sa dati niyang kapitbahay na chismosa. Nakasimangot na iniligay ni Belen sa plastic bag ang mansanas, lansones at mangga. How much? Sosyal na tanong niya rito. Gusto niyang ipamukha kay Belen na bilyonarya na siya ngayon. 600 lahat, Kaye. Okay, ito 1,000. Keep the change. Ibili mo ng mabait na dilang sukli. Nakabungis-ngis na bili niya kay Belen. Natatawang inakay siya ni Keegan palayo sa fruit stall bago pa sumabog sa inis at galit si Belen. I'm so proud of you, wifey. Napakagaling mo mangasar at mambuisin ng tao. Saan mo natutunan yun? Humahanga na tanong nito sa kanya. Magtatanong ka pa, eh sa'yo lang naman ako natutong mangasar ng tao dahil palagi mo akong inaasar. Saka alam mo, Honey Bunch, hindi ako papayag na lalaitin ng chismosa at pintasera ang buo kong pagkatao. Dahil hindi naman nila alam ang hirap na pinagdaanan ko bago kita nakilala. Nanunubig ang mga mata na sagot niya sa tanong ni Keegan.
dahil naalala na naman niya ang mga lalaking nagbastos na nagkunwaring bibili ng paninda niyang suman at banana cue. Alam ko kung anong ibig mo sabihin, wifey. Tinutukoy mo ang mga lalaking na tambay sa kanto na mahilig mambastos ng mga kababaihan? Nagulat siya sa sinabi ni Keegan dahil hindi niya akalain na alam nito na binastos siya ng mga tambay. Keegan, paano mo nalaman naman niya kang mga tambay na yon? Pinaimbestigahan ko sila isa-isa. Nagbayad ako ng private investigator para alamin ang personal background ng mga tambay na yon. Nalaman ng investigator na madalas palang mambastos ng babae mga lalaking yon. Kaya naman ngayon nakakulong na silang lahat. Umiikting ang panga na paliwanag sa kanya ni Keegan. Galit ito sa manloloko at masamang tao. Thank you so much, Honey Bunch. Tinulungan mo kami mga kababaihan na ipagtanggol ang aming sarili. Mula sa puso, napasasalamat niya sa kanyang asawa. Niyakap niya ito at hinalikan ng mariin sa labi. Kahit sila ay nasa loob ng public market. Oh my God, ang sweet nila. Sana all. Kinikilig na sigaw ng mga tao sa palengke. Thank you for the sweet kiss, wifey. Halikan mo ulit ako mamaya, ha? Yung halik na nakakabuhay ng ibon. Maharot na bulong sa kanya ni Keegan. Kaya naman natampal niya ang mapintog nitong braso. Grabe ka talaga, Honey Bunch. Nasa public place tayo ngayon. Pero alaman ang isip mo ay kung paano makakapasok sa loob ng pugad ko. Nakanguso na si Tanya sa kanyang asawa. Wifey, nataro lang naman na matulog sa pugad ang ibon. Dahil doon talaga ang bahay nila. Nakabungis-ngis na pangangatwiran nito sa kanya. Oo na, sige na. Payag na ako, panalo ka na. Tara na, punta na tayo sa shawarma house. Kanina pa ako nagugutom eh. Okay, sure. Magka-holding hands na pumasok sila sa restaurant. Good afternoon po, ma'am, sir. Ano pong order nila? Nakangiti na tanong sa kanila ng waitress. Hindi niya maintindihan kung nagpapakyut ba ito kay Keegan o hindi. Dahil halos mapilas na ang labi nito, kakangiti. I want 2 pieces of pork shawarma. 1 order ng crispy sisig. 1 cheesy medium pepperoni pizza. And 2 glasses of iced tea. Kalmado na sabi niya sa waitress habang pinipisil niya ang palad ni Keegan. Gusto niyang iparating sa babae na walang kahit na sino man ang pwedeng mangakit sa kanyang asawa. Dahil para sa kanya lang si Keegan hanggang sa huli nitong hininga. Okay ma'am. Malumanay na saad ng waitress. Napalis ang matamis nitong ngiti nang halikan niya si Keegan sa labi. Wifey, bakit napakaklingi mo ngayon? Samantalang kanina, halos ayaw mo kong halikan at yakapin. Huwag ka na magtanong, Honey Bunch. Dahil para sa akin, mas okay maging clingy sa public place. Para malaman ng mga tao na asawa kita at nang mamahalan tayong dalawa. Wifey, alam ko, nagsiselos ka sa waitress, kaya nilalambing mo ko ngayon. Gusto kong malaman mo na hindi mo kailangan magselos sa ibang babae. Dahil ako mismo ang lalayo sa kanila upang hindi masaktan ang damdamin mo. Buong pagmamahal na sabi ni Keegan habang inihimas nito ang medyo maumbok niyang tiyan. Ngayon lang niya nalaman na napaka-observant pala ng kanyang asawa. Ultimo pagsiselos niya ay alam naman nito kahit hindi niya sabihin. Tinigilan ni Keegan ang paghimas sa tiyan niya nang dumating na ang order nilang pagkain. Masaya at kinikilig na pinagsaluhan nila ang mga pagkain na nakahain sa ibabaw ng mesa. Hindi nila pinapansin ang mga tao na nanonood sa lambingan nilang mag-asawa. Ngayong araw, ang 7th birthday celebration ni Kevin at Kenneth. Kaya naman halos mapuno ng mga bisita ang malawak na bakuran ng mansyon ni Keegan. Spider-Man ang team ng party. Lahat ng mga bata ay nakasuot ng birthday hat. Ang mga matatanda naman ay masayang nagkukwentuhan habang umiinom ng imported wine. Nakatayo naman sa gitna ng garden ang dalawang buffet table na punong-puno ng mga masasarap na pagkain. Sa ikatlong mesa naman ay nakapatong ang 6-layer na chocolate cake. Everyone, tumahimik na po ang lahat dahil magsisimula na po ang party! Pwede na pong umakyat dito sa stage ang mga birthday celebrant at ang kanilang mga magulang para magbigay ng payo at birthday wishes sa kanilang mga anak. Pasigaw na wika ng MC. Magkakahawak kamay na umakyat sila sa stage. Kinuha ni Keegan sa MC ang microphone. Good afternoon everyone. Una sa lahat, taus-puso ako nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessings na ibinigay niya ngayong araw. At sa magandang panahon na ibinigay niya. Taus-puso rin ako nagpapasalamat sa inyong lahat
dahil nakangiti kayong dumalo ngayon sa birthday celebration ng aking mga anak. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na si Kenneth at Kevin ay panganay na naming anak ni Kaye. Gusto ko rin ipaalam sa inyo na kambal ulit ang magiging anak namin mag-asawa. Ang birthday wish ko sa aking mga anak ay good health, long life, at lalo silang maging mabuting tao. Dahil ang pagiging mabuting tao ay isa sa magandang pag-uugali natin mga Filipino. Ang payo ko naman sa aking mga anak ay magmahalan sila araw-araw. Mag-aral silang mabuti at enjoyin nila ang kanilang kabataan. Dahil kapag sila'y naging adult na, marami na silang responsibilidad na kailangan gampanan. Gusto ko rin ipaalam sa inyo, Kenneth at Kevin, na mahal ko kayo. And happy happy birthday sa inyong dala... Ah! Napatigil si Keegan sa pagsasalita nang sumigaw siya ng malakas. Namimilipit sa sakit ng tiyan at balakang na humawak siya sa braso nito. Honey Bunch, manganganak na ako. Sobrang sakit at sobrang tigas na ng tiyan ko. Pinagpapawisan na sigaw niya. Kay, relax. Dadalhin ka na namin sa hospital. Keegan, alalayan mo siyang mabuti sa stage. Malumanay na utos sa kanila ni Doktora Neri. Invited din ito sa birthday party ng kanilang mga anak. Keegan, Doktora, hindi na ako maabot sa hospital. Lalabas na ang anak ko. Nanginginig ang boses at mga binti na tili niya. Huwag ka munang umire, wifey, hanggat wala pa tayo sa loob ng kwarto. Natataranta na utos sa kanya ni Keegan. Huminga muna ito ng malalim bago siya nito kinarga papasok sa loob ng mansyon. Lalong sumakit ang balakang niya nang lumapat ang likod niya sa malambot na kama. Ramdam na ramdam niya ang hapdi at kirot na nanunuot sa kanyang kalamnan at mga kasukasuhan. Oh Diyos ko, sobrang sakit. Ayoko na. Ayoko na manganak ulit. Namimilipit sa sakit na sigaw niya nang paulit-ulit na humilab ang kanyang tiyan. Shh, wifey, don't say that. Kumakabog ang dibdib na saway nito sa kanya. Mukhang nininervyos pa ito kesa sa kanya. Kay, itikom mo ang bibig mo at umiri ka ng malalim. Dahan-dahan lang ang pagbawi ng hininga para hindi bumalik sa loob ng tummy mo ang iyong anak. Tinanguan niya si Doktora at sinunod niya ang utos nito. Napapikit siya ng mariin at nakalmot niya ang braso ni Keegan na muling sumigid ang kirot sa kanyang balakang. Push! Kay, push! Nakikita ko ng ulo ng baby mo. Kaya dapat galingan mo ang pag-ire para mailabas mo na sila. Pinagpapawisan, lumuluha at namimilipit sa sakit ng tiyan at balakang na umire siya ng malalim. One more push, Kay! Sinunod niya ang utos ni Doktora. Umire ulit siya ng malalim. Nanginig ang kanyang mga tuhod na lumabas ang kanyang unang anak. Isang baby pa lang ang nailabas niya ay pagod na siya. Another 3 more push, Kay, para mailabas mo na rin ang second baby mo. Muli niyang sinunod ang instruction ni Doktora. Umire siya ng tatlong sunod, kaya naman tuluyan na niyang naisilang ang pangalawa niyang anak. Maingat na nilinisan at pinutulan ng pusod ni Doktora ang mga bata. Napaiyak siya nang marinig niya ang malakas na uha ng kanyang mga anak. Si Keegan naman ay napasigaw ng, I love you so much, wifey! Nang idapa sa dibdib niya ang kanyang mga anak. Umiiyak ngayon sa loob ng kwarto ang kanyang newborn babies. Habang naririnig niya ang happy birthday song sa labas ng bahay. Lumulundag ngayon sa sobrang tuwa ang buo niyang pagkatao. Dahil sabay ang birth month at birthday ng kanyang mga anak. Ngayon niya napatunayan na sobrang bait ng Diyos. Dahil tinupad nito lahat ng dasal niya sa tamang oras. Congratulations, wifey. Napakatapang mo at napakalakas mo. Nagawa mong iira ang mga anak natin dito mismo sa kwarto ni Kenneth at Kevin. Sumisigok na bati sa kanya ni Keegan. Honey Bunch, ikaw ang rason at inspirasyon ko kung bakit mabilis ko na ipanganak ang mga anak natin. Kaya naman dapat mangako ka sa akin ngayon na magiging malambing ka sa akin araw-araw at tutulungan mo akong alagaan ng mga anak natin. Wifey, hindi ako mangangako sa'yo dahil lahat ng responsibilidad ko bilang isang ama ay nakangiti kong gagampanan araw-araw. Saka syempre, paliligayahin din kita araw-araw para palaging blooming at malusog ang petsay mo. Feel yung wika ng kanyang asawa habang tumataas baba ang makapal nitong kilay. Ay naku, Honey Bunch, sariwang-sariwa pa ang sugat ng money ko. Ay lovey-dovey na agad ang iniisip mo. Lumayo ka nga sa tabi ko. Ikuha mo ako ng malinis na damit sa closet. Saka ikuha mo na din ako ng pagkain sa buffet table. Kakain ako para mabilis manumbalik ang aking lakas. Nakatikwas ang kilay na utos niya rito.
Okay, wifey. Susundin ko agad ang utos mo kung hahalikan mo ako ngayon. Alam mo naman na tinatamad maglakad ang mga paa ko kapag hindi mo ako hinahalikan. Ay sus, Keegan, ang dami mong arte. Ang sabihin mo, ayaw mong umalis sa tabi ko at sa tabi ng mga anak mo. Pero sige na nga, hahalikan na kita. Bisyo ko na kasing halikan at yakapin ka araw-araw. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nilalambing. Malambing na kinabig niya ang batok ng kanyang asawa at buong pagmamahal na ginawaran niya ng halik ang basa nitong labi. Mr. Salvador, lumayo ka muna sa tabi ni Kaye dahil bibihisan ko na siya. Gusto ko rin ipaalam sa'yo na after 3 months, sakalang kayo pwedeng maglabing-labing na mag-asawa. Para masiguro natin na magaling na ang sugat ni Kaye at bumalik na sa dati ang kanyang katawan. Napasimangot si Keegan matapos nitong marinig ang paliwanag ni Doktora. Dahil maghihintay pa pala ng 3 months ang ibon nito bago makapasok sa loob ng pugad. Honey Bunch, huwag ka nang sumimangot dahil hindi natin susundin ang payo ni Doktora. 1 month pa lang ang nakakalipas. Papapasukin ko na sa loob ng pugad ko yung ibon mo. Sabay silang natawa sa kanilang kalokohan. Napaka-jolly talaga ninyo mag-asawa. By the way, Keegan, linisin mo na tong inuna ng mga bata. Kapag malinis na, ibaon mo ng maayos sa lupa. Kaugalian noon sa probinsya, hanggang ngayon, naibaon sa lupa ang placenta ng newborn baby. Wifey, iiwan mo na kita sandali ha? Babalik din ako mamaya. Malambing na paalam sa kanya ni Keegan. Hinalikan siya nito sa noo, pilik mata, ilong, pisngi at baba bago ito lumabas ng kwarto. Thank you so much, Papa Jesus, for being good to me and to my family all the time. Maraming maraming salamat po sa pagtupad sa dasal at pangarap ko. Papa Jesus, binigyan mo po ako ng mabibigat na pagsubok. Nalampasan ko po lahat ng yon dahil sa iyong gabay. Ang tanging hiling ko po sa ngayon ay huwag ka po sana magsawa na gabayan at tulungan ng mga tao sa buong daigdig para hindi sila maligaw ng landas. Mula sa puso na dasal niya. Ang Panginoon Diyos at wagas na pag-ibig ang sentro ng pagsasama nila mag-asawa. Kaya naman palagi silang masaya. Naghihikap na niyakap niya ang kanyang mga anak bago siya pumikit. Alam niya sa kanyang paggising na may masagana at masayang umaga na naghihintay sa kanya kasama ang buong pamilya. Huwag tayong mapagod mangarap kahit sobrang hirap ng buhay. Magsikap tayo at taos puso tayong manalig sa Panginoon na diringgin niya ang ating mga panalangin sa tamang panahon. Never stop dreaming and keep chasing it. Palagi rin natin tatandaan na always be kind to unkind people. Para lalo tayong pagpalain ng Panginoong lumikha.